Sa California, iyong Kristi Agriculture Secretary Musa Suwag na ang total bag sa importasyon ng poultry wheat sisiwag ito na galing sa California. Dahil din ang total bag na matiyak na mananapiling breakthrough free ang mga maloob ng Pilipinas. Nakitala na kahapon ang pinakamait na temperatura sa buong bansa. Ayon sa pagkasa, nakitala 25.8 degrees Celsius sa General Santos City. Maalala noong Pebrero 27, huli-fly ka na ang record high na init ng temperatura. Ang pag-asa o ng pag-asa sa Metro Manila ay registro ng pag-asa ang 34.3 degrees Celsius na launa si Puerta sa nasabing araw. Yan po ang balita ng Sotcho mula sa PBS Newsroom. Ako po muli si Oliver Abelada. Magandang umaga, Pilipinas. Konektado na. Ito ang dzrm 1278 Radyo Magazine. Dapat inspirado ka pa. 1278
dzrm Radio Magazine. Kapansin-pansin ba? Your day, your night. dzrm Radio Magazine. Ugaling makinig sa Radyo Magazine. Hitik sa magandang balita, magandang tugtugin, hinggil sa sining ng Pilipino. Ito po ang inyong lingkod, si Secretary Sunny Coloma, dito sa Radyo Magazine, 1278 kHz. Konektado ka! Pang edisyon ng inyong programang Radio and Music. Dito pa rin po yan sa himpilang dzrm 1278. Ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Makakasama po ninyo hanggang alas 10 ng umaga. Ngayong araw na ito ng Biyernes, ika-6 na po tayo sa buwan ng Marso. Ang himpilang DZRM 1278 ay isa po sa mga himpilan ng Philippine Broadcasting Service sa direktang pangangasiwa ng Presidential Communications Operations Office, sa patnubay po ng ating kalihim Secretary Sunny Coloma, sa direksyon naman ng ating Bureau Director, Director Tito G. Cruz. Kasama po namin maglilingkod sa inyo ngayong araw na ito ng Friday sa Master Control, Jun Ignacio. And of course, ang ating mga tuwang sa ating Marulas Transmitter. Sa production side, Ms. Charmaine Labatete. Tayo po ay napapakinggan, hindi lamang sa buong Pilipinas. Tayo po ay napapanood na rin sa buong Pilipinas sa pamamagitan po ng ating YouTube live video streaming, sa ating pong video live streaming sa YouTube. I-access nyo lamang po ang ating website address. Ang ating pong website ang ating YouTube address ay DZRM 1278 Radio and Music. DZRM 1278 Radio and Music. I-click nyo po yung live, yung may live. Yan at makikita niyo doon sa YouTube live, nakapula yan, i-click nyo para yung live ang mapapanood ninyo. Ano po? Ganyan naman, napapakinggan din po tayo sa pamamagitan ng ating live audio streaming naman. Yan naman ay hatid sa inyo ng ating PBS. Ano yan? Ang ating website address naman, www.pbs.gov.ph. So marami na ho tayong medium para po inyong mapakinggan at mapanood. Meron sa YouTube, meron sa ating website, and of course, on air live. Lahat pong yan, yung mga sinusubukan po namin, ginagawa po namin mga pagbabago,
para po lalong makarating sa inyo ang ating mga programa. Atid pa rin namin sa inyo mga balita at mga kaganapan kung mapahimbulog sa ating lipunan. Siyempre, nariyan pa rin ang ating mga segmento, ang ating baliktalaw sa taong ng kasaysayan, dagling kaalaman, ating segmentong Sino Siya? And of course, ano yung ating mga iba pang segmento katulad ng bugtong? Hulaan nyo kung anong sagot sa aming bugtong. And of course, ang ating Pinoy Ako segment kasama si Miss Lilia Tolentino at nag-aalboroto si Charmaine. Hindi ko raw binabanggit. Yung kanyang health tips segment. Sige na nga. Yung kanyang health tips, ang tabayan ng puno niyan. Ho? And of course, ang ating musikerong Pinoy. Tapok naman natin ang ating mga pinagmamalakit magagaling na original Pinoy artist. So marami po kaming handog sa inyo ngayong araw na ito ng Friday. So just keep it here, only here on DZRM 1278. Tulad po na nabanggit ko kanina, napapanood po tayo at napapakinggan sa ating live YouTube video streaming. I-access nyo lang ang ating website at ang ating YouTube account, DZRM 1278 Radio and Music. I-click nyo lang po yung live, yung may pulang live, yan. Kasi yung makikita nyo yung iba doon, pag walang live, ibig sabihin nyo po yung mga recorded, kumbaga parang podcast po yun, ano ho? Labing limang minuto makakalipas ang alas 8 ng umaga. Teka. Para ho sa ating pagbabalik tanaw sa ating dahon ng kasaysayan, salamat Charmaine. Ngayon ika-6 sa buwan ng Marso, tampok natin ang taong 1521. Nakita ni Fernando Magallanes ang Isla de Velas o tinatawag na Ladrones nang dakong huli pinangalan ng mga pulo ng Marianas sa karangalan ni Maria Ana ng Austria bilang Queen Regent ng Espanya. Yan po ang ating pagbabalik tanaw sa ating dahon ng kasaysayan. Bugtong-bugtong. Alamin ang sagot sa aming bugtong. Pag munting may bugtong, pag laki ay punggok. Ulitin natin. Pag munting may bugtong, pag laki ay punggok. Alam niyo na ba ang sagot? Tip, ito ang hayop na hinalikan ng isang prinsesa. Ang sagot, alakak. Subaybayan po niyo muli ang isa pang bugtong. Anong issue? Ano din na sa labas? Ano yung luto ito? Sino yung sabi? Ano yung
All right, 17 minutes past the hour of 8 in the morning. Dako tayo para sa ating good news muna. Dako muna tayo para sa ating good news for today. Okay, ano bang ating good news for today? Ang ating good news for today, ito, pakinggan nyo po mga kabarangay, ha? Napaka-importante po ito. Lalong-lalo na kung kayo ay may mga kamag-anakan abroad. Magandang balita po ito. Kasi nakalagay po rito, Department of Foreign Affairs natin, o DFA, itong DFA, ay nakapag-repatriate na naman ng may 77 mga overseas Filipino workers mula po dyan sa magulong bansa na Libya. Umalis po yung ating mga OFW sa Libya, sakay ng isang chartered vehicle, at dinala sa hangganan ng Tunisian, kung saan sila naman ay sumakay ng isang commercial flight airplane pabalik dito sa Manila, kung saan sila ay dumating in separate batches noong pong February 27 at March 1. Yung pong mga representante mula sa Department of Foreign Affairs, kasama ang Office of the Vice President, gayon na rin ang Overseas Workers Welfare Administration, ang sumalubong sa ating mga returning workers. Paglapag na paglapag pa lang sa airport. Sila ay nagkaroon ng konting briefing sa mga serbisyo ng gobyerno para sa tinatawag na reintegration program at iba pang mga benepisyong maaring ibigay sa kanila. Ang Department of Foreign Affairs ay tinataya na meron pa rin naninigrahan o natitirang mga around 4,000 Pilipino sa Libya. Ito po ay sa kabila ng patuloy na pananawagan ng DFA na bumalik na yung ating mga kababayan Pilipino dyan sa Libya, na bumalik na sa bansa, sa Pilipinas. At i-avail na yung tinatawag na mandatory evacuation. Dahil habang tumatagal po sila dyan, lalo pong nag-deteriorate. Ang ibig sabihin, lalong lumalala ang sitwasyong pang-seguridad dyan po sa Libya. Después, habang lumalala ang seguridad, lalong nalalagay sa alanganin ang buhay ng ating mga kababayan Pilipino dyan sa Libya. Kung meron po kayong mga kamag-anak na naninirahan o nagtatrabaho sa Libya, maaari po bang pakiusapan nyo na sila, i-text nyo na sila, at kung pwede, tawagan nyo rin at tulungan natin ang ating embahada, Embassy at Philippine Government, na kumbinsihin itong ating mga kababayan na nagtatrabaho at naninirahan sa Libya na umuwi na muna sa bansa para kung hindi sila malagay sa alanganin, lalo na ang kanilang buhay. Ito ang dzrm 1278 Radio Magazine. Ang magandang balita po doon, nakauwi na. O yung iba, at meron na laman natin dirang 4,000. Yun lang 4,000 ang kailangan natin pauwiin kung sila ay papayag umuwi. Samantala, health tips natin, hatid naman sa inyo ni Ms. Charmaine Labatete. Go ahead, Charmaine. Yan, magandang umaga mo sa inyo. Ang hatid ko sa inyo ngayon, ang health tips natin ay ang pagkain ng tsokolate. Yan, marami sa ating mga listeners ang gustong-gusto ng tsokolate. Alam niyo ba na ang tsokolate o ang pagkain ng dark chocolate ay may taglay na disease-fighting flavonoids at antioxidants na makukuha rin sa red wine at marami pang klase ng prutas at gulay. Sa katunayan, ito ay mas mataas ang taglay na flavonoids kumpara sa iba pang pagkain. Ang tsokolate rin ay nagbibigay ng calming endorphins na nakakapagpabawas sa pagkakaroon ng anxiety. Ito rin ay mataas ang taglay ng magnesium na siya namang nakakapagpasigla ng ating mood at nakakapagbawas sa excess fluid sa ating katawan. Nagkaroon rin ng pag-aaral na ang theobromine na makukuha sa tsokolate ay nakakapagpabawas ng tsansa sa pagkakaroon ng preeclampsia, isang komplikasyon sa pagbubuntis. Kapag dark chocolate ang kinain, ay mas mainam ito para makaiwas sa komplikasyon. Pinapababa nito ng 69% ang tsansa sa pagkakaroon ng preeclampsia. Ayon rin sa pag-aaral, ay mainam ang pagkain ng dark chocolate para makaiwas sa sakit sa puso. Ang pagkain ng 70% na dark chocolate o 20 grams kada araw ay nakakatulong sa blood circulation ng ating katawan. Samantala, wala namang epekto o pagbabago sa mga kumakain ng processed chocolate dahil sa konting taglay na lang ito ng cocoa paste at gatas na siyang kumokontrol sa pag-absorb ng polyphenols na makukuha sa dark chocolate na mahalaga para sa ating katawan.
Nagkaroon rin ng pag-aaral sa Germany na ang mga taong kumakain ng tsokolate ay may protection sa UV rays. Ayan, tamang-tama ngayong summer. Dahil meron itong tinataglay na UV filters. Ito ay ayon kay Wilhelm Stahl. Sa epekto naman ng tsokolate sa pagkakaroon ng acne ay wala umanong katotohanan. Ito ay ayon sa Australia's University of Newcastle. Nagkaroon rin ng pag-aaral ayon sa Journal of Neuroscience na ang pagkain ng tsokolate ay nakakabawas sa sakit na maaari nating maramdaman katulad na kapag nagkaroon ka ng sugat dahil ito ay may chemical na nakakatulong para maiwasan ang sakit na nagiging sanhiri ng obesity kaya dapat naman na maging moderate rin ang pagkain natin ng tsokolate yung naaayon lamang sa angkop na amount o bilang ng maaaring kainin ayon sa mga studies o pag-aaral. Okay, thank you very much, Charmaine. Bagamat hindi niyo po nakikita, no, kung kayo nanonood sa ating live video streaming, bagamat hindi niyo nakikita si Charmaine, siya po ay kasama natin dito sa loob ng studio. At yes. Syempre, binabati natin lahat ng ating mga listeners dyan po sa ating radio broadcast. Magandang umaga po sa inyong lahat. At gusto niyo magpadala ng mensahe, magpadala naman po kayo sa pamamagitan ng text message 0939-915-7211. 0939-915-7211. Huwag lang pong kalimutan ilagay ang pangalan at lugar kung saan po kayo nag-text. Ano? At pwede rin kayo tumawag sa ating landline number. Ang ating landline number ay 453-5012. 453-5012. Ulitin ko, tayo rin po yung napapanood sa YouTube. I-access nyo lamang ang ating YouTube account. DZRM 1278 Radio and Music. Click na po doon sa live broadcast. Narito na ang ating unang sikwada ng mga musika. Handog namin sa inyo ngayong araw na ito ng Biyernes. As long as I've been my dreams.
thrills I get when you hold me close. Oh my darling, you're the most. I love you, but do you love me? Oh Diana, can't you see? I love you with all my heart, and I hope we'll never part. Oh, please stay with me, Diana. Saan ka man naroon?
sama-sama. Mas pinalakas at pinalawa, pananampanalo pagkakonektado. Saan mang sulok ng mundo, Pinoy, konektado ka. Saan mang sulok ng mundo, Seven Thousand Islands, one Philippines, one network, PBS. Kakaisang puso at isipan, padama mo, konektado ka. Sabay-sabay natin lahat ng tamalan. Mag-isa, konektado ka. Saan mang sulok ng mundo, Pinoy, konektado ka. Saan mang sulok ng mundo, 7,100 islands, one Philippines, one network,
All right, 37 minutes past the hour of 8 in the morning. Tuloy-tuloy pa rin po tayo dito sa ating programang Radio and Music. Dito pa rin sa DZRM 1278 sa inyong kalapitan. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Sama-sama pa rin po tayo na po ngayong araw na ito ng Biyernes. Ika-anim na po tayo sa buwan ng Marso. AR-1278 Radio Magazine. Para po sa ating mga balita, Senator Miriam Defensor Santiago hiningi sa gobyerno na muling magsagawa ng panibagong peace talks sa Moro Islamic Liberation Front. Nanawagan si Senator Miriam Defensor Santiago sa pamahalaan na muling gumawa ng panibagong peace talks sa MILF. Sa isang news briefing, sinabi ni Santiago, siya namang chairman ng Committee on Constitutional Amendments, na ipasaman o hindi ng Kongreso ang BBL, tiyak na magu-question ito sa Korte Suprema at itideklara itong unconstitutional. Ayon pa sa Senadora, hindi deadline ang problema sa pagpapatibay ng BBL, kundi ang legalidad nito dahil sa lihis na tadhanain ng konstitusyon. Dalawa anyang dahilan kung bakit unconstitutional ang BBL. Una, walang legal na otoridad ng gobyerno at MILSP peace panels para magnegosasyon at ang paglikha ng Bangsamoro Estate. 1278 DZRM News Bulletin. Hinontra naman ng palasyo si Senadora Santiago sa pahayag na lihis sa konstitusyon ng Bangsamoro Bill. Kinontra ng Malacanang si Senator Miriam Defensor Santiago sa pahayag nitong ang panukalang BBL ay lihis sa konstitusyon at makukwestiyon ito sa Korte Suprema. Ayon kay Communication Secretary Sani Coloma, 14 sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution ang nagsabing ang interpretasyon ng alinmang bahagi ng saligang batas na magresulta sa digmaan at kahirapan ay hindi naaayon sa intensyon ng konstitusyon. Sinusuportahan anya ng 14 na miyembro ng CONCOM ang pagbuo ng Bangsamoro na naaayon sa pagpapaunlad ng kabuhayan at kustisyang panlipunan. 1278 DZRM News Bulletin. Kilala rin sila, silang mga Pilipino na nagbigay karangalan sa lahing Pinoy. Alamin kung sino sila dito sa Sino Siya? Sino Siya? Na itinaasang kalidad at pamantayan sa paglalaro ng bilyar sa buong mundo na nibabaw sa malalaking palisahang internasyonal, ngunit nanatiling mapagbubaba, maginoong at higit sa lahat, tunay na Pilipino. Isininang noong 26 Agosto 1954 sa Mexico, Pampanga at paglima sa siyang na magkakapatid. Nagsimula magbago ang karera niya nang pagtungo siya sa Estados Unidos upang lumahok sa mga paligsahan doon. Noong unay ginamit niya ang pangalang Cesar Morales sa pagnanais na ikubli ang kanyang tunay na katauhan. Hindi maglalaon ay gagapiin niya ang mga kalaban at mag-uwi ng $8,000 mula sa pagwawagi. Mula 1985 hanggang 2007, nakalikaw ng 75 kampiyonato. Higit pa nito, ginawaran siya ng Philippine Legion of Honor, Philippine Order of Lakandula Champion for Life Award, Outstanding Filipino Awardee of the JCS, Philippine Sports Writers Association Atleta ng Taon, Billiard Congress America Hall of Fame, at One Bucket Hall of Fame. Sino siya? Kilala niyo ba ang isa sa kilalang pambansang manlalaro? Kilala niyo ba si Efren Bata Reyes, ang tinaguriang atleta ng taon? DZRM Public Service Announcement. Para ho sa ating public service announcement, ang Philippine Embassy
sa Tripoli ay naglabas ng repatriation schedule para ngayong buwan ng Marso. At hinihimok pa rin ang mga Pilipino na umalis sa Libya sa lalong madaling panahon. Ang Philippine Embassy sa Tripoli nakapag-ulat na 35 Pilipino na kinadibilangan ng 24 na nurse at 5 dependents mula sa Sirte at sa kabuuan ng Tripoli ang sumama sa repatriation operations noong March 4. Ang mga repatriates ay sinamahan ng embassy team sa pamumuno ni Sergeant de Affairs Adel Cruz at umalis patungong Tunis Chartaj International Airport. Ang embassy team na nakabase sa Tunisia ay nananatiling nakahanda upang magbigay ng lahat ng mga kinakailangang consular at airport assistance. Samantala, 41 Pilipino ang nakatakdang ma-repatriate sa Sabado, March 7 mula sa Benghazi. Ang mga repatriates ay sinamahan naman ng embassy personnel at tinulungan ng Libyan Red Crescent. At sila ay babiyahe mula Albaida kung saan sila nag-i-stay overnight. Sila ay magta-travel sa Tunis sa susunod na araw at nakatakdang bumalik sa Maynila March 9. Isa pang repatriation operation ay nakaschedule sa March 21 mula pa rin sa Tripoli para sa mga OFWs mula naman sa Central at Western Libya. Ang Department of Foreign Affairs at ang Embassy sa Tripoli ay muling hinihimok ang nananatili pang mga Pilipino sa Libya para po sa mga repatriation schedules at mag-register kagyat para sila ay ma-repatriate. Ang embassy ay patuloy po nakikipag-ugnayan at minomonitor ang kondisyon ng mga Pilipino sa Libya at patuloy na hinihimok ang ating mga kababayan na bumalik na sa Pilipinas at mag-avail ng repatriation services as soon as possible. Bahagi pa rin ang ating public service announcement ay ang lagay ng panahon mula po sa ating Weather Bureau sa PAGASA. Kasama natin Mr. Alzar Aurelio. Alzar, good morning. Konektado ka. Alzar, good morning. Okay, wala si Alzar. Hindi natin marinig si Alzar Aurelio ng Weather Bureau ng PAGASA. Babalikan natin ang PAGASA makalipas ang ilang paalala. Ito ang dzrm 1270. Pinabana po si Uro. Radio Magazine. Radio Magazine. Tinaya ko, segmento maghahatid sa inyo ng kultura, tradisyon at kaugalian ng lahing Pilipino dito sa DZRM 1278. Pinoy ako, atid sa inyo ni Madam Delia Valentino. Pinoy ako! Sa kabila ng modernong panahon, ang diwa ng bayanihan sa bansa ay nananatiling buhay at matatag. Ang magandang kaugalian ito ng pagdadamayan, pagtutulungan at pagkakaisa sa iisang layunin hindi manipanawagan ay voluntaryo at kusang ipinamamalas sa ating Pilipino sa panahon ng krisis at kalamidad. Hindi nga ba sa naganap na pangalanta ng Bagyong Yolanda, minsan pang pinakita natin Pilipino ang pagdadawayan at bayanihan para mabigyan tulong ang mga nasalanta ng kalamidad? Sa paghahanap ng mga nawawalang tao na dinamay ng baha at nalating sa landslide, tulong-tulong nagbubukay ng mga lugar na pinaniniwala ang tinalimpingan ng buhay ang mga residente at gayon din sa pagsisit sa karagatan. Sa paghahanap naman ng bumagsak na eroplanong tinalulunan ng yumaong dating DILG Secretary Jesse Robredo. Pati ang mga kabataan ay sangkot din sa pagpapalaganap ng bayanihan na inilunsad sa inilunsad ng Brigada Eskwela. Pati ang mga kabataan ay sangkot din sa pagpapalaganap ng bayanihan sa inilunsad ng Brigada Eskwela para magtulungan sa paglilinis ng kalsada, siliteralan at kapaligiran bilang paghahanda sa darating pasukan lalo na sa mga lugar na naapektuhan ng bagyo. Nasa pagdalamayan ang susi sa mabilis na pagbangon ng bansa sa nalubog na ekonomiya, bunga ng pandaigdig na resesyon,
Patunayan, nakapagtala ang Pilipinas ng mabilis na paglago ng kabuhayan sa kabila ng nandagaang mga kalamidad. Ang diwang ito ng bayan ng Hanay tulay na kapuri-puring katangian nating Pilipino na ngayon ay ginagaya na rin ng iba sa komunidad ng mga bansa sa mundo. Inyong napakinggan ang segmentong Pinoy Ako dito sa DZRM 1278. Okay, yan po ang ating segmentong Pinoy Ako kasama si Ms. Lilia Tolentino. Samantala, balikwas pa tayo muli sa ating Weather Bureau sa Pag-asa kasama natin, Mr. Ansar Aurelio. Ansar, good morning. Konektado ka. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magiging maganda ang ating panahon sa Bukta dahil wala naman tayo na inaasahang low pressure area o bagyo sa loob ng ating Philippine area of responsibility mula ngayon, alin-alin sa Sabado at Linggo. Patuloy na kapito ang mahinang aminan sa extreme northern region. Kaya makakasan tayo ng bahagya hanggang sa maulap na karamitan na may mga isolated lamang pag-ulan o thunderstorm. Ang umuwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 20 hanggang 31 degrees Celsius. Ang ating Philippine Standard Time ay 8:49 ng umaga. Wala sa Pag-asa, Weather Forecasting Center, ako po sa Lizan D. Aurelio. Thank you very much, Mr. Ansar D. Aurelio, mula po sa ating Weather Bureau sa Pag-asa. Oras po natin, 10 minuto na lamang bago sumapit ang alas 9 ng umaga.
Bago sumapit ang alas 9 ng umaga, unti-unti na po tayo magpipilit na po ng ating unang pahina ngayong araw po ito na Biyernes, ika-6 sa buwan ng Marso. Pero wala pong lipatan ng talapitan, just keep it here, stay tuned on DZRM 1278 until 10 in the morning. Hindi lang mo hanggang alas 6 kundi sa buong araw na ito ng Biyernes. Thank you.
Isaayos po ang inyong orasan ng oras natin ganap ng alas 10 ng alas 9 ng umaga. The PBS Philippine Broadcasting Service 1278 DZRM Radio Magazine. Sama-sama mas pinagkas at pinagawa walang panalo magkat o nagbago saan mang sulok ng mundo Pinoy konektado ka saan mang sulok your day, your night. Simulan ang umaga na may 1278 DZRM Radio Magazine. Sa pagtakbo ng araw mo, sigurado ka kasabay mo. 1278 DZRM Radio Magazine. Pagdating ng hapon, unload mo na. Relax. 1278 DZRM Radio Magazine. Kumain ka na ba? Lights on. 1278 DZRM Radio Magazine. Pagsabi ng gabi. Dapat inspirado ka pa. 1278 DZRM Radio Magazine. Kapansin-pansin ba? Your day, your night. DZRM Radio Magazine. DZRM Radio and Music. DZRM Radio and Music. Thank you.
magandang umaga po. Kasama niyo pa rin po kami dito sa ikalawang pahina ng Radio and Music. Ngayon pa rin po ay araw ng Biyernes, ika-6 sa buwan ng Marso. At nariyan pa rin po si Mr. Ray Sampang. At ako naman po si Charmila Batete dito sa studio na makakasama ninyo. At sa Master Control, nariyan pa rin po si Mr. June Ignacio. Samahan niyo po kami sa natitirang isang oras dito sa ating programa. At abangan ninyo ang ating mga nagbibigating impormasyon at balita at ang ating mga segmento ang Pinoy Ako. Nahatid pa rin po sa inyo ni Mother Delia Tolentino. At ang ating public service announcement sa kalagayan ng ating trapiko na magmumula sa mga kasamahan natin dyan sa MMDA at sa NLEX. Ayan, nariyan po si Mr. Ray Sampang. Maganda-maganda umaga pa rin po sa inyo, Mr. Ray. Good morning, Charmaine. At syempre, doon sa mga nabanggit mo kanina, makakausap din natin hopefully ang North Luzon Expressway para naman sa kalalagayan ng daloy ng mga sakyan papasok at palabas ng Metro Manila. Siyempre, kasama pa rin dyan yung iba pa nating mga segmento bukod doon sa Pinoy Ako segment. Nariyan pa rin yung ating mga segmento sa balik talaw natin sa Dahon ng Kasaysayan, yung ating dagling kaalaman, and of course, yung pong ating mga impormasyon niya atin siya tungkol doon sa sino siya, at of course, yung ating musikerong Pinoy. Siyempre, kasama na dyan yung ating mga musika at mga awitin handog namin sa inyo ngayong araw na ito ng Biyernes. Siyempre, nariyan pa rin ang ating mga balita. It's a whole package para sa inyo dito sa DZRM 1278. At saka doon sa mga may hawak na foreign currencies, ang tabayanan ninyo ang palitan ng piso laban sa mga foreign currencies. Kaya handa-handa nyo na yung inyong mga ballpen, papel, calculator. Sa mga nagdiriwang ng kanilang karawan ngayong araw na ito, March 6, happy, 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 happy birthday po sa inyong lahat. Kung nais po nyo magpadala ng inyong mensahe, mag-text lamang sa 0939-915-7211, 0939-915-7211. Huwag lang po kalimutan ilagay ang pangalan at lugar kung saan po kayo nag-text. Ano po, pwede rin kayo tumawag sa ating landline number. Ang ating landline number ay 453-5012, 453-5012. Pag nag-text po kayo, pakilagay lang po pangalan at lugar kung saan po kayo nag-text. Ano po mga kabarangay, tayo rin po ay napapakinggan at napapanood at the same time sa ating pong YouTube live video streaming. I-access lang po ang ating YouTube account, DZRM 1278 Radio and Music. DZRM 1278 Radio and Music. At mapapanood po ninyo at mapapakinggan ang mga boses sa likod ng mga programa dito sa DZRM 1278 Radio and Music. Samantala sa puntong ito, dadako po tayo para sa ating para po sa ating muling pagsulyap sa kasaysayan ng ating bayan ngayong ika-6 sa buwan ng Marso, tampok natin ang taong 1608. Inihayag ng Haring Pilipe III ang isang kautusan na tumitigil sa mga pang-aabuso ng mga Kastila sa kapuluan. Ipinagbawal din ang panganganap ng mga tauhan kapag panahon ng anihan at pagtatanim. Yan po ang ating pagbabalik-tanaw sa ating Dahon ng Kasaysayan. Dito pa rin sa DZRM, Radio and Music.
Mainam na ang pipit na nasa kamay kaysa lawing lumilipad. Buktong-buktong, alamin ang sagot sa aming buktong. May alaga akong hayop, malaki ang mga mata kaysa tuhod. Ulitin natin, may alaga akong hayop, malaki ang mga mata kaysa tuhod. Alam niyo na ba ang sagot? Tip, insekto ito na lumilipad sa parang. Ang sagot, tutubi. Subaybayan po niyo muli ang isa pang buktong. DZRM Radio and Music. DZRM Radio and Music. 10 minuto na po, makalipas ang alas 9 ng umaga. Tuloy-tuloy na po tayo dito sa ating programa. Magbibigay daan po tayo para sa ating segmento naman na Sino Siya? Ayan, para po sa ating segmento Sino Siya? Atin po sa inyo ng DZRM 1278. Kinalalim sila, sila mga Pilipino na nagbigay karangalan sa lahing Pinoy. Alamin kung sino sila dito sa Sino Siya. Sino Siya? Ang taong tumutulong sa mga batang Pilipinong nangangailangan ng sapat na edukasyon na walang bayad. Tubong Cavite at ipinanganak noong 5 ng Marso taong 1981. Anak ni na Efren Peña Florio Sr. at Lucina Jerónimo. Sino Siya na nakapagtapos ng elementarya at sekundarya sa tulong ng mga scholarship at financial assistance at nakakatanggap ng paraman sa eskwelahan. Noong 2000, nagtapos siya ng computer technology na may mataas na karangalan sa San Sebastian College, Boletos de Cavite, at nag-aral muli sa Cavite State University ng secondary education noong taong 2006 at nakapagtapos ng cum laude. Sino Siya na isang guro at social worker? Nagbibigay ng alternatibong paraan para makapag-aral ang mga batang Pilipino sa pamamagitan ng paggawa ng munting paaralan bilang alternatibong eskwelahan sa mga lugar na nangangailangan ng sapat na edukasyon tulad ng sementeryo at tapunan ng basurahan. Noong March 2009, siya ay nagawaran bilang CNN Hero, parte ng news program para parangalan ang mga taong malaki ang kontribusyon sa pamamagitan ng pagtulong sa iba. Sino siya? Sino ito tinaguri ang CNN Hero? Sinong pinakakakilala kay Efren Peña Florida? Peña Florida. Anong issue? Anong ginda sa labas? Ah, may luto ito! Sino may sabi? Anong mo kalo? Paano nangyari? Sino sila? Hindi ka mamuha? Hindi ka talagang Valentine? Saan ang gula ang mundo? May balita ka na ba? Tingnan! Sa DZRM, lahat ng bagay pwedeng pag-usapan. Kapag-bay sa talakan, pwede ka rin pag-iyo sa bawat balipagtakan. Halika ng makipagsabayan, walang ipataan. 1278 Radio Magazine, kung saan lahat astig! And next. 1278 DZRM News Bulletin. Para po sa ating mga balita, mensahe ng mga senador sa MILF, walang BBL kung hindi nila marerepaso ang panukala at magpapasa o magpapasok ng revisyon. Ipinaabot ng mga senador sa liderato ng MILF na hindi nila pagtitibayin ang panukalang Bangsamoro Basic Law kung hindi nila marerepasong mabuti para makapagpasok ng revisyon. Tugon ito ng mga senador sa pahayag ni MILF Chairman Al-Haj Murad Ibrahim na hindi magiging katanggap-tanggap sa kanila ang BBL kung babaguhin ang mga prebisyon na binalangkas ng Transition Commission. Ang akala umano nila ay nakipag-negosasyon sila sa government panel na kumakatawan sa buong pamahalaan. Sinabi ni Senator Chis Escudero na kailangan ang masusing pagrepaso sa BBL dahil sila-sila lang ang bumubuo nito na hindi kasali ang Kongreso. Trabaho anya nila sa Kongreso na mapagtibay ng batas na dumaan sa masusing pagrepaso kung kumakatawan sa interes ng sambayanan at hindi iisa lang grupo. Ay naman kay Senator Chofisto Gingona, ang 2 kapulungan ng Kongreso ay may kapangyarihang gumawa ng batas para sa kapakanan ng lahat. 1278 DZRM News Bulletin. Board of Inquiry, maaaring ipalabas ngayong araw, kundi man sa Lunes, ang report sa investigasyon ng mamasapano operation. Malamang
na ipalabas na ngayong araw ng PNP Board of Inquiry ang report sa naging resulta ng kanilang investigasyon sa Mama Sapano dahil kinasawi naman ng 44 na miyembro ng PNP Elite Action Force. Sinabi ni DILG o Department of Interior Local Government Secretary Mar Rojas na kung kakailanganing malinis pa sa typographical errors ang report, baka lunes na ilabas ang resulta ng pagsisiyasa. Kumpiyansa umano siya na ang resulta ng investigasyon ng Board of Inquiry ay makatotohanan at napapanahon. Nakausap umano niya si Director Benjamin Magalang, Chairman ng Board of Inquiry, at sinabi ilalahad sa kanilang report ang pangalan ng mga dapat malagot sa insidente. Nagbukahi rin siya, nagtugunin ng report ang mga katanungan sa isip ng publiko tulad ng isyu ng kahandaan sa ginawang operasyon, kasapatan ng mga armas at kagamitan ng PNP SA, at sagot sa katanungan kung merong preparasyon sa kaligtasan ng PNP SA at kung sangkot ang Amerika sa ginawang operasyon. 1278 DZRM News Bulletin Public Service Announcement. Para ho sa ating public service announcement, alamin naman natin ang daloy ng mga sasakyan papasok at palabas ng Metro Manila gamit ang North Luzon Expressway. Mula sa NLEX Monitoring Center, kasama natin Ms. Lizelle Uy. Lizelle, good morning. Konektado ka. Yes, sir. Good morning din po sa inyo at sa lahat po ng tagapakinig at sa lahat po ng motorista ng North Luzon Expressway. Narito po ang traffic updates para sa oras na to. Para po sa lahat ng motorista ang patungo po ng northbound direction mula sa Cloverleaf, Belentawak, going to Valenzuela, Mikawayan, Marilao, at pati na rin po yung patungo ng Bukawi ay nananatili pong smooth and fast moving. Kayo din po yung papunta ng Santa Rita, San Simon at San Fernando na nanatili pong banayan ng dali ng mga sasakyan. Tuloy-tuloy po yan hanggang sa makarating ng Dau at sa Santa Ines, wala po tayong mararanasan pagbagal. Sa kabilang dako naman kung kayo po ipatungo ng southbound direction mula po sa Santa Ines, Dau, San Fernando, hanggang sa Mikawayan, Valenzuela, hanggang sa makapag-exit po ng Mindanao at Belentawak ay nananatili pong banayan ang dali ng trapiko. Paalala lang po sa lahat ng mga motorista, ugaliin po natin magsuot ng seatbelts at manatili na rin po sa speed limit na 60 to 100 kph. At para na rin po sa kalagdagang traffic updates, maaari niyo po kami i-follow sa Twitter at NLEX Traffic. At yan po ang sitwasyon ng traffic sa kasalukuyan dito sa North Luzon Expressway. Ito po ang traffic update ngayong umaga at mula po sa traffic control room ng NLEX, Lizelle Uy po nag-uulan. Thank you very much, Ms. Lizelle Uy, mula sa ating NLEX Monitoring Center. Isaayos ko ang inyong mga orasan. Philippine Standard Time, 18 minuto, makalipas ang alas 9 ng umaga. There are songs that will surely bring back memories. Not a sound from the pavement. Has the moon lost her memory? She is smiling alone. In the lamplight, the withered leaves collected my feet, and the wind memory, all alone in the moonlight. I can smile at the old days. It was beautiful then. I remember the time I knew what happiness was. Let the memory live away. Daylight, I must wait for
think of a new life, and I mustn't give in. When the dawn comes, tonight will be a memory too, and a new day will begin. Without ends of smoky days, the stale cold smell of morning, the street lamp dies, another night is over, another day. Easy to leave me all alone with the memory of my day in the sun. But if you touch me, you'll understand what happiness is. Look, a new day has begun. Scattered everywhere.
Feels to touch you.
I can feel so much. The eyes of love. dzrm Radio and Music. So long, I started to believe I never find anyone. Now they try to convince me to give in, till you came away. But one day the sun came shining through. Rain is stopped and the skies were blue. And oh, what a revelation to see. Someone was saying, I love you to me. Oh, no. And love and I show compassion and say it to me, us both of love on you. A one in a million years. Lonely man with empty arms to fill. Then I found a piece of happiness to call my own. And life is worth living again. For to love you to me is to live. Oh Lord. Chance of a lifetime, and love show compassion, and sing it to me, a stroke of love all to you. A one in a million years. Service.
DZRM, 1278, Radio Magazine. One PBS. Tagling ka naman mula sa PBS Research Division. Hindi lamang malakas na bagyo at mga pagtutok ng bulkan ang ating nararanasan dito sa Pilipinas, kundi pati na rin ang hailstorm o ang pag-ulan ng yelo. Isa ito sa mga kadahilanan tayo ay nasa Ring of Fire. Nahihulat noong 4:25 p.m. ng March 14, 2013, ilan sa mga lugar sa Quezon City ay nakaranas ng hailstorm o ang pag-ulan ng maliliit na bola ng yelo. Ito ay sanhi-umano ng formation ng cumulonimbus clouds sa hangin. Ayon sa PAGASA, hindi daw ito resulta ng cyclone o weather disturbance. Broadcasting Service, DZRM, 1278, Radio Magazine. One Philippines, one ever, PBS. Tatlong po't pitong minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Kaya po ngayon ay patuloy na sumusubaybay pa rin sa ating program. Radio and Music. Tayo po'y dadako para sa ating 1278 DZRM News Bulletin. Para po sa ating mga balita, Philippine National Police National Academy magdaraos ng March for Justice para sa 44 ng miyembro ng SAP sa naganap na mamasapano operation. Nakikiisa ang Malacañang sa diwa ng pag-alaala sa mga bayaning PNP SAP sa pamamagitan ng idaraos na March for Justice sa araw ng Linggo. Ayon kay Communication Secretary Sunny Coloma, nagpalabas na ng mga alituntunin sa gaganaping marcha sa Calacang, Maynila at iba pang siyudad ng bansa. Sinabi niya ng PNP Alumni Association na ang focus ng marcha ay makamit ang katarungan sa mga nasawing miyembro ng SAP. Nanalawagan din niya ang PNP Alumni Association na panatiliin ang mga kasali sa marcha ang kaayusan ng kanilang hanay. Nais din Ali Coloma na maipamatid ng asosasyon na ang matcha ay walang halong politika. 1278 DZRM News Bulletin. Palasyo, hiniling naman sa publiko na maging mapagmatsyag sa grupong nais samantalahin ang paggunita sa kamatayan ng 44 na miyembro ng SAP para isulong ang sariling interes. Hiningi ng Malacañang sa publiko na maging mapagmatsyag sa mga taong nais samantalahin ang pagdadalamhati sa pagkamatay ng 44 na miyembro ng PNP SAP para isulong ang kanilang sariling agenda. Sinabi ni Communication Secretary Sunny Coloma, itong mga nakalipas na araw, lumitaw ang mga panawagan sa pagbibitiw ng Pangulong Aquino kasabay din ang bantang kudeta. Ginamit din niya na mga oportunistang grupo ang pagdiriwang na 29 na adversaryo ng EDSA People Power Revolution para manghikayat ang mga tao na gamitin umano ang people power laban sa pamahalaan. Dahil dito, sinabi ni Coloma na naghayag si Justice Secretary Laila De Lima na hindi dapat tumawid sa linya ng malayang pamamahayag ang pagdaraos ng rally at demonstrasyon. Maari din ay ang sampahan ng conspiracy to commit rebellion ang mga grupong oportunista na nalalawagan sa militar na suportahan ang people power. 1278 DZRM News Bulletin. Bugtong-bugtong, alamin ang sagot sa aming bugtong. Hindi hari, hindi pare, nagdadamit ng sari-sari. Ulitin natin, hindi hari, hindi pare, nagdadamit ng sari-sari. Alam niyo na ba ang sagot? Tip, isang uri ito ng hayop. Ang sagot? Paro-paro. Subaybayan po niyong muli ang isa pang bugtong. Pinoy ako. Segmento maghahatid sa inyo ng kultura, tradisyon at kaugalian ng lahing Pilipino dito sa DZRM 1278.
Pinoy ako. Hatid sa inyo ni Mother Lilia Tolentino. Pinoy ako. Ang kasalan ay isa sa pinakamasasayang okasyon na pinagdiriwang ng pamilyang Pilipino bukod sa Pasko at Bagong Taon. Dahil tayo mga Pilipino ay mayroong matibay na pagkakamukulod sa tinatawag na lipi o angkan, ang pagharap sa dambanan ng isang miyembro ng angkan ay dinadaluhan ng mga kamag-anak malayo man o malapit at mga kaibigan ng dalawang ikakasal. Sa ngayon, bagamat napahiran na ng modernisasyon ang paghahanda sa igaraos ng kasalan, mayroon pa rin mga pamilyang sumusunod sa tradisyon at mga kaugaliang umiiral sa kanilang nilang dalawigan at rehiyon. Ito ay dahil itinuturing na sagrado ang kasal at ang pangtalima sa tradisyon at kaugalian ay karaniwang sinusunod para sa kaligayahan at kasaganaan ng buhay ng ikakasal na magnoblo. Hindi pa rin nawawala ang nakaugalian ng pamamanhikan para ang pamilya ng nobyo ay magpagkilala sa pamilya ng nobya. Nagdadala mga pagkain ng pamilya ng lalaki para pagsaluhan sa tahanan ng babae kasama ang mga magulang, kapatid ng magkawilang panig at gayon din ang malalapit na kamag-ana para pag-usapan ang detalye ng kasalan. Sa pamamanhikan, formal na hinihingi ng nobyo ang pahintulot ng kanyang mga bibiyananin para pakasalan ang kanilang anak. At dito ibinibigay ng nobyo isang singsing na brilyante sa kanyang nobya, tanda ng kanilang kasunduan para sa pagtataling puso. Sa pamahiigan rin na bumuo kung kailan idaraos ang kasalan, ang mga kukunin ninong at ninang at mga abay sa kasal kasama na ang mga batang lalaki na nagdadala ng singsing, aras at Biblia at mga batang babae naman na nagsasalog ng bulaklak na daraanan ng nobya pagharap niya sa altar ng simbahan. Noong una, dahil dekada 60, nakaatang na sa balikat ng pamilya ng lalaki ang pagsagot sa lahat ng gasto sa kasalan. Subalit atas ng modernong panahon at realidad, hindi na pinagtataasan ang kilay at maituturing na kapintasan sa pamilya ng nobyo kung ang pamilya ng babae ay magalok ng tulong at pagsagot sa trahi ng babae at iba pang gastusin sa handaan. Iba't ibang pamahiin at kapaniwalaan ang kaakibat ng kasalan. Hindi pinahihintulot sa nobya na isukat ng kanyang trahe bago ikasal para hindi siya malasin o talikuran ng nobyo. Bawal din magsama sa isang bugo ang magnobyo sa bisperas ng kasalan at makikita na lamang niya ang nobya sa sandaling naglalakad patungong altar ng simbahan. Ito ay para matiyak na haharap sa altar ang babae na malinis ang pagkababae tulad ng sinisimbolo ng suot niyang puting trahe de boda. Ano pa't napakarami pang mga pamahiing sinusunod sa kasalan para makaiwas umuno sa masamang swerte ang mga ikakasal. Ang kandilang natatapat ng babae at lalaki ay dapat na manatiling maalab ang sinti at hindi mamamatay habang inaraos ang seremonya. Hindi rin dapat na mahulog ang singsing na dala ng batang tagapagdala nito at gayon din ang aras para hindi malasin ang mag-asawa. Sa pagkakalit ng belo sa ulo ng babae at sa balikat ng lalaki, kailangan tiyakin ng mga abay na maglalagay nito na matibay ang pagkakaperdible para hindi mahulog, tanda ng matatag na pagharap sa responsibilidad ng mag-asawa. Ilan lang ang mga ito sa kaugalian at pamahiling sinusunod sa kasal Pinoy na bahagi ng mayamang kultura at tradisyon ng mga Pilipino base sa lalawigan o regyong na kanilang pinagbibilangan. Hindi mapapasugalian sa kabila ng modernong panahon, hindi kumukupas ang pagtalima sa mga kaugaliang Pilipino dahil ito ay bahagi ng ating kultura at paniniwala bilang Pinoy. Inyong napakinggan ang segmentong Pinoy Ako dito sa DZRM 1270. Yan po ang ating Pinoy Ako kasama si Ms. Lilia Tolentino. Samantala, ang Pinoy noon, ngayon, at bukas pa. Walang kupas talaga sa pagkanta. Kanta na, musikerong Pinoy, Pinoy, Pinoy. Para po sa ating musikerong Pinoy, tampok naman natin itong bandang Cinderella. Isang Filipino pop band ang sumikat noong 1970. At ilan sa mga kantang pinasikat ng ikaw po natatanging grupong ito ay ang kantang TL Ako Sa'yo, Bato Sa Buhangin, Sa Aking Pag-iisa,
superstar ng buhay ko at ang boyfriend kong Baduy. Yan po yung grupong Cinderella. Ang batang o bandang Cinderella ay binubuo ng mga magagaling na bokalista at mga bihasang manunugtog. Sila ay sina Cecil Colaico, Yoli Samson, Snafuri Gore, Violi Estrellado, Sunny Ilacad, Bob Guzman at Jig Ilacad. Alam niyo bang Taglish o halong Tagalog at wikang Ingles ang lingwahe ng liriko ng mga kantang gawa ng Cinderella? Kaya naman patok na patok ito noong 1970s. Pakulo din nila na isama sa liriko ang mga salitang kali na nagdulot ng kasikatan ng grupo sa mga taga-urban o mga taga-syudad. Ang First Kiss, Love Letters, Tayo'y Mag-Boogie, First and Last Love, kasama ng awiting Sana'y Maging Steady Mo at Tulak ng Bibig, Kabig ng Dibdib ay ilan lamang sa mga pinasikat na kanta ng bandang Cinderella. Narito ang ilan sa mga awiting ng Cinderella. Ewan ko ba kung bakit tayo kita? Ika'y naman wapo. Kahit malabo ang pagpili ko, di pala ko sa'yo. Nagpanay ka dyan ang mga putol ko. Layos ka na bagay sa kagandahan ko. Malamo na paraw ang mata ko. At natin kita. Kanyang likuli ko ang takbo ng isip ko. Sabi ng lolo, may tuyo ang utak ko. Sabi ng lola, ay humanap ng iba. May porman mayaman, tipel wala naman. Ewan ko ba kung bakit tayo kita? Naman wapo. Kahit malabo ang pagpili ko, di dela ko sa'yo. Kanyang likuli ko ang takbo ng isip ko. Sabi ng lolo, matuyo ang utak ko. Sabi ng lola, ay humanap ng iba. May porman mayaman, impel wala naman. Ewan ko ba kung bakit tayo kita? Di ka naman wapo. Thank you.
Bago sumapit ang alas 10 na umaga, bago tayo tuloy magpaalam, narito muna, nagipalitan ng piso laban sa mga foreign currencies, si atin po sa inyo yan, name is Charmaine Labatete. Charmaine, go ahead. Ayan, ang muna sa listahan natin, sa US dollar, nasa 44 pesos and 8 centavos, Hong Kong dollar, 5 pesos and 69 centavos, Swiss franc, 45 pesos and 76 centavos, Canadian dollar naman ay nasa 35 pesos, and 51 centavos. Ang Singapore dollar naman ay nasa 32 pesos and 24 centavos. Ang Australian dollar ay nasa 34 pesos and 54 centavos. Samantala, ang Bahrain naman na may pinakamataas ay nasa 116 pesos and 93 centavos. At ang euro natin ay nasa 48 pesos and 83 centavos. Ayan. Yan po naging palitan ng piso laban sa mga foreign currencies. Ano ho? Oh,
Ating edisyon ng Radio and Music ngayong araw pong ito ng Biyernes, ika-anim sa buwan ng Marso. Nagkasama-sama na naman po tayo sa loob ng dalawang oras, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Nakatuwang po natin sa pagkasayang papuhin ng programang ito sa Master Control, June Ignacio, sa ang ating mga katuwang na rin sa ating Marulas Transmitter, and of course sa production side, nakasama naman natin si Ms. Charmaine Labatete. Pwede pa lang po, tayo po ay napapakinggan at napapanood sa ating live video streaming sa YouTube. I-access nyo lamang ang ating YouTube account, dzrm 1278 Radio and Music. dzrm 1278 Radio and Music. I-type nyo lang po yan sa inyong YouTube browser at i-click po ninyo yung live. Makikita nyo po doon sa pinaka ilalim, ano, may nakapula live para live. Makita po ninyo live yung po mga tao sa likod ng mga boses ng programa ninyo na sinusubaybayan ano, dito sa program. Susunod ho, yung mga kababaihan, makikita nyo. Kung sino yung nakaupo dito, makikita nyo si, kung si Luella o si Miss Beth o sino ba? Si April? Si April ba nandito mamaya? Kaya kung gusto nyo makita ng personal sa April sa YouTube, makikita nyo po siya. I-access nyo lang yung ating YouTube account, dzrm 1278 Radio and Music. And of course, the rest of our program sa buong araw nito ng Friday. Marami nagtatanong sa akin na ano ro, itsura ni Luella. Ano, malaking tao ba to o ano? Alright, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Thank you so much for listening. At tabayan na po ang mga susunod pa nating programa dito pa rin sa DZRM 1278. Maraming salamat. Muli, magandang umaga kasi ang po tayo nawa na poong may kapal. Ay, paano gusto namin i-focus yung aming guest? Ayun, kung isang camera lang. Ay, hindi na ako mag-ano yung jingle. Ayun. Kasi yung jingle. Yung jingle naman para makapanan. Ang oras po ay alas 10 ng umaga. Sa mga tao, 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 sa mga tao
Sa mga opinyong pangkalusugan, negosyo, issue at iba pang kaalaman. Musta ka pare? Tuwing Biyernes mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga dito sa dzrm Radio Magazine. O, musta na ba? Ayan, magandang umaga po sa ating mga tagapaginig sa DZRM. Ito po ang ating Friday program na pinakapaborito ng mga Mare, ang Musta Ka Mare. Ito po si Maring Louie Rosales. At ako naman po si Maring Beth Reyes. At ating pinakabatang Mare ay si Maring April. At mapalad po tayo ngayong umaga dahil meron po tayong guest na tatawagin po nating Pare. Siya po si Mr. Daniel Guillen, ang presidente ng Cabisig Mindanao Foundation. Magandang umaga po, Mr. Daniel. Good morning, mga kumaris. Louie and Beth. And it's high time that balik po rito. One time na-interview na ako dito sa isang radio program dito. Baka po sa radio ng bayan sa sister station. At magandang pagkakataon at ako inyong naanyayahan na hindi ko alam na mga kumari pala ang so, maybe I was invited para ipaliwanag siguro ang programa na aking ginagawa dito, yung tungkol sa Cabisig Philippine Government Expo. So, okay. Handa po kung sumagot sa inyong mga katanungan. Hi, Mr. Daniel. Pwede po nating simulan sa mula sa pinakaano. Ano po ba ibig sabihin ng Cabisig at ang unang pinambulan ito? Bago ko simulan, ay kilalanin muna ninyo ako. Ayaw nga pala. Sorry po. Ako po ay isang graduate ng UP Los Baños. At ako po ay agriculturist. Ah. At ako po ay
Example na lang, ako po ay nahatulan ng 640 years ng panahon ni Marcos ng hanging judge na si Pamaran na nag-discredit ng ating pamahalaan din. Ng 640 years, ako po ay nagdusa ng 12 taon sa kasalanan ng iba. Nakatakas po sa Amerika yung gumawa ng kaso. Ako po ay bookkeeper dun sa masagana na kinaiprogram. So para matatandaan ninyo, ako po yung tinatawag nilang 640 years man to live. So ngayon, ako po ay tumakas ng revolusyon ng mga civilization po ako noong 1980 at nadala ko sa Muntin Lupa. Ako po ay tumakas noong panahon ng Edsa People Power Revolution. So dala ng aking paniniwala na ako po ay malinis ang aking pangalan at ginawa na ko ng kasalanan ng iba. So ako po ay naglakas loob na tumakas at nakiisa sa pinaglaban ang karapatan ng taong bayan, ang pagpalit na ating administrasyon ng panahon ni Marcos. So, naging mapalad naman ako at naging matagumpay. At nung ako'y matapos ng makatakas, ako po ay sumuko sa kay President, kay Minister Indrilia at the time, at ako nilagay sa kustodiya ng Gringo. Ngunit matapos po ng mag-military exercise si Gringo, ako po'y binalik sa Muntin Lupa. At ako'y nagdusa ng iba't ibang ilang taon pa, dinala sa Mindanao noong 1990. Noong 1990, ako ay tinulungan ng mga taga Davao at naniniwala sila na talaga namang biktima lamang ako ng kayamanan ng kaanoan at iba. So ako po ay nakalaya noong 1992 at noong 1993, ako po ay kinumbida ko ang aking may bahay, ang aking mga anak. Naglipat po kami sa Mindanao. So, 1993, sa UP po nagturo ang aking wife dahil sa walang UP sa Mindanao, ako ang wife po ay bumalik sa Los Baños noong 1993. At ako po ay nakampanya. Pinasimulan ko muli ang pagkampanya na magkameron ng UP sa Mindanao. At naging mapalad naman ang aking pamumuno at nagkameron ng UP sa Mindanao noong 1995. So, bumalik ang misis ko noong 1996 at naging dean ng UP Mindanao sa Social Science and Humanities. Ako naman ay naatasang i-organize, naging consultant ng Mindanao Business Council hanggang sa nagkataon na ako'y nautasang pumunta sa Malacanang para i-represent ang Mindanao sa KBC. So doon sa Malacanang, ako po yung inutusan ng ating dating Pangulong Ramos na i-organize ang KBC sa Mindanao. And so, matapos ng kanyang katungkulan, ako po yung na-organize namin ng KBC at ako po ang naging chairman. Nung matapos na po ang termino ni Presidente Ramos, wala nang may gusto ng KBC kasi wala pong budget ng KBC. So wala nang may gusto. Hanggang ngayon, ako pa rin ang chairman. So, wala nang ngayon, 19, ano po yun? Ang pinagpatuloy ng pagsimula ng panahon ni Estrada, nagsimula po ang aming proyekto noong 1999, nung malapit na matapos ang term ni Presidente Ramos. Noong 2000, nag-conduct po kami dito sa Manila. Nabigyan po kami ng otoridad ng President Estrada at that time. So naging successful po at tuloy-tuloy po buong Pilipinas. Nagko-contact na po kami kung saan sa iba't ibang region ng Pilipinas. Hindi po kami binigyan ng gobyerno ng pondo. Magpos, doon po namin kinukuha mga gastusin sa mga pagsali. Kasi yung spirit of magtulungan tayo ng KBC, kapit-bisig. Yun po ang pinagsimot, ang ibig sabihin. Yun yung term ng kapit-bisig na doon natin, kung magsama-sama, maluwag na ang inyong proyekto. Ano ba? Kung 100 ahensya, magbigay ng 10,000. So, di may 1 million ka. Kung ang gagastusin mo ay mga kalahating million, meron pa pang kalahating million na, di ba? So, yun po ang sistema. Hanggang sa taon-taon po ginagawa namin. Ngayon, ang hirap lang kami kasi kahit na mayroong circular ang kautusan ng ating Pangulo, yung ibang mga hepe ng ahensya ay hindi nila masyadong naiintindihan ang programa at tanong-tanong at hindi nila iniintindi. So, hindi sumasali kasi sabi walang pera. At nalalaman na lang natin kung minsan, mayroon palang ganito ang ahensya na ito. Pag mayroong anomalya. Ay, nakakaw na si director ng ganito, ninakaw na, na-involve na, nabilanggo na, nahabla na. Doon lamang nalalaman ng publiko, mayroon palang ganito ang ahensya. So, if you will allow me to, ilan ang ahensya ng ating pamahalaan? Mahigit 400. Ang diocese alone, may 100. Yung Department of Agriculture, ilan na rin sa atas dyan? Mga 20, mga 25. Ang BOST, napakarami ng mga council na hindi natin alam.
na kung alam ng Pilipino, alam ninyo, tayo makapag-access o makatulong sa kanila o matulungan nila tayo. Ito yung kakulangan. Ito ang sinasabi ko, halimbawa, bakit naging advokasya namin ang programa ito. Kasi nga, kung alam ko lang noon na meron palang public attorney's office, baka na nakuha na ako mga bugado, magali, na hindi siguro ako nasentensya. Kasi ang sentensya sa akin, 640 years, the act of one is the act of all conspiracy. Eh wala, kahit sabi ko lang ang kinuha pera, eh ang... Na ano kayo na na-involve. Ganun ang kaya. Pero kung may mahuhusay ka ng bugado, baka hindi ako mapasok sa lupa o hindi ako nabilanggo. Ganun pa man, kinalimutan ko na yun. Hinarap ko ang katotohanan na kahit kailan, dapat tumulong tayo. Siguro, makukunan ninyo, eh, ilang taon na ako? 65 plus. Ako'y 67 na. Wow! So, yun yung isang bagay na, sabi nga lang, ano, pag umangang sa kapwa na maganda, magiging happy ka. And you have to be always happy, kumari. Yes! Kasi positive kung attitude parati. Kaya ka, huwag lang dapat. Kung wala kang pera, mag-isip ka, meron kang pera. Yes. So, kung nag-aaway ka pa, patawarin mo. At kung humingi ka ng tawad, kung ikaw yung kurang. Kasi, pag humingi ka sa kapwa, patuloy kang manghihina, katanda. So, yun yung aking paniniwala. At kahit na kami ay hindi kumikita, ika nga, wala naman talagang pagkita, hindi naman yung gusto kami ginagawa. Eh kami masaya. Kasi maganda ang aming tatanggap na mga sinasabi na yung magbabalik sa inyo. Pero tumutuloy kayo. Tuwing kami nagkoconduct ng exhibit saan man, sa Clark, sa dito man, sa Baguio, saan. Ay ang balik sa amin, ang tao, sir, kailan mo kayo babalik sa inyo? Sana mas maraming sumabi. Pero masigasig so, sila. Yung katulad ng boss niyo, hindi nila alam yung ano. So ibig sabihin, dapat, kasi kayo mismo, kung makapunta kayo doon, malalaman nyo, ha, meron palang ganito. Hmm. Katulad, nagtatawag ako lang meeting. Sabi ko nga doon sa mga coordinator o mga information officer na nag-attend kapon, eh, hindi nila kilala ang bawat isa. Sabi ko, kita mo, kung meron kayo kilala sa PCSO, makakahingi kayo ng tulong sa PCSO kasi may pangalan kayong alam. Natawa, ay, ikaw ba si Juan de la Cruz? Isama natin doon sa kabisik. Makatulungan nyo naman kami. Kung kayo ay mga kamag-anak sa jail, mayroong may representative ng BGMP dito. So, ibig sabihin, iyon yung coordination. Oh, iyon yung magtulungan tayo. Oh, that is where coming system in. Allow the people must know ano ba ang mga pwedeng malaman ng Pilipino. So, kayo mismo. Mm-hmm. Alam ko, ilan lang alam nyo ngayon siya siguro. Mabilang sa inyong daliri. Pero malalaman lang ninyo, pag may naman sa dyari, na-import pa rin ito. Meron pa rin opisina ganito. Meron pa rin ito yung mga pamahala rito, yung kiyasa, ganito pa rin. Ayan yung mga babanggit ko na hindi po sumasali sa exhibit. Tapos nababalita natin, meron pa lang anomalya doon. Yun, pag yun, doon lang yung natanggap. So, yung pang nakikita ko na ngayon, na nagpunta doon kahapon, ay salamat kako, dumating kayo. Kasi kako yung mga dating jefe. Palagay ko na yung boobs ay hindi sumasali sa exhibit. Kahit na may kautosan, hindi man nire-respeto yung kautosan ng ating pamanaan. Ibig sabihin, alam na nila, pero hindi nila, pilit nila na alam, ayaw, o, kasi bakit nagtrabaho mo naman. Hindi na naman namin kayo masisisi, wala naman extra pay kayo. So pero, yung satisfaction na malaman ninyo, yung ginagawa ng PIA, for example, ng inyong opisina, eh, hindi ko alam na meron pa na kumari. Kung kumari pa natin, hindi ko kahit kami. Diba? Yun yung gusto kong ma-ispasay sa inyo. So, kahit na dalawang oras tayo mag-usap dito, talaga marami akong masasabi sa inyo. So, katulad niya, kung bubuksan ninyo ang inyong mga computer, mag-lampon kayo sa YouTube, i-type po ninyo yung doon po sa amin sa nakikinig sa mga kumare natin yan at mga kumpare. Eh, pag kayo nakikinig ngayon sa akin, magbukas kayo ng inyong internet, buksan ninyo sa YouTube at mag-type kayo ng Kabisig. Makikita po ninyo ang programa ng Kabisig, yung mga na-interview, ay mga exhibit na ginawa doon. Makikita ninyo si Secretary Coloma na nag-explika kung bakit dapat mahabang panahon ang exhibit na ito. Huwag naman natin gawin ito sa mainit. Kung minsan, natin tayo ng Independence Day doon sa inita ng ano. So, ito, nasa mall. Kaya namin ginagawa sa mall kasi malamig. Pag gusto mong magbasa,
eh naroon ka dapat sa mall. At kung tinatamad ka na mag-alamin ang mga pamahalaan, hindi naroon ka ng sine. Tungkol naman doon sa mga nagbabantay, sa mga empleyado, ito isang pagkakataon ninyo na malaman ninyo ang hindi lang ang inyong opisina, may pagdapat ninyong ipagmalaki ang inyong opisina na ito ang ginagawa sa kapwa Pilipino. Na hindi kayo nakaupo lang dyan na walang ginagawa, bagkos dapat maisip nila na tumutulong kayo. Paano nila malalaman? Hindi naman pupunta Pilipino sa inyo. Basta-basta sa inyo kukuhan eh. Kung hindi nyo ako nakumbita, halimbawa mga kumare, ay malaman ko ba meron kong programa ng dzrm dito? Eh, hindi ko lang. Ngayon ko lang nabasa. Alam ko, Radyo ng Bayan. Kasi nag-interview sa akin, buong Pilipinas na nakikinig ka. Kaya doon naman, nagtawag sa akin, ay Mr. Gillian, o Chairman Gillian, paano ba kami makatulong? Ay, maniwala ngayon. So, ibig sabihin, ito yung mga dapat na talo natin sa taong bayan. So, ina-expect ko sa inyo, araw-araw banggitin ninyo na sa darating na June 1 to 4 sa SMX, doon malaki ang, ano, malapit lang naman ang mall. Pagkatapos doon, eh, pwede na kayong mamasyal, eh pilitin ninyo makasali kayo doon, makasali kayo para makulakwat sa kayo na kaunti. Kung saan-saan, gano'n ako natin gagawin eh. Eh, pag nasabi kayo seryoso sa inyong trabaho, nakaupo lang kayo dyan, eh kailangan sumali kayo sa exhibit para makalabas naman kayo paminsan-minsan. Yeah. Kasi ano po yung laman ng exhibit? Yeah. Yung mga government agencies? Lahat na asan. Kung nasa iyo lang na kumali. Ah, lahat ng ahinsya ng gobyerno ay pinapayagan, authorized ng ating Pamulo, in-encourage ang mga local government na ipaalam sa ating taong bayan ang iba't ibang programa nila. Ayun. Ang kanilang mga profiles, mm-hmm. ang mga servisyong ginagawa, ayun. Ang mga programa, yung mga natapos na, at yung mga gagawin pa. So, ibig sabihin, pag nalaman, makikita natin, ano ba itong MRT na ito? So, okay. Ano bang model ang nilalagay dyan? So, di ba, at least doon makikita. Para bang advertisement. Advertisement na yun. It is promotion, per se. You promote your services. So, people would appreciate. When does people appreciate the government employees? When the people learn to know na ito pala yung ginagawa ng isang empleyado ng parang yun na, yun po ang kulang sa ating gobyerno. Hindi na programa. Yun na nga. Kaya nga ginagawa ng privadong sektor katulad namin. Kahit na, although ginagawa naman ninyo, hindi, may alam ko, ginagawa ng gobyerno. Hindi lamang sapat. Kasi iba yung one stop eh. Iba yung sama-sama ka agad eh. So magaling malaman. Eh kung tingnan ninyo, kung naroon tayo sa SMX for example, at nariyan ang mga, ilagay na lang natin 100 government agencies. Although hindi pa namin nararating yun, hindi pa namin na-reach na mag-gather yun. So maximum kung naapunan. The most, mga 60. 60, kaya hindi kami palaging. Pero ano po, or over the Philippines na yun? Dito lang muna. Ah, dito lang po. Actually, ang schedule namin dito sa June, September at saka February dapat. Last year, nagkonda kami sa Fairview. Ayun. Saka sa Bigamore. Iniiba nyo yung mga lugar. Iba. This year, we will be conducting sa Davao, sa Gensan, sa Baguio, dito sa Luzon, sa regional, sa NCR, sa Capital Region, dito. Kaya namin dito sa Quasencial, kung maaari lang, isang exhibit, lahat naroon. Kung meron tayong 200, 300 government agencies, believe it or not, ang impact sa publiko malaki. Kasi, doon nga lang sa Clark, ang sumali doon, 20-25 lang. Eh. Pero ang mga tao talaga makikita mo. At saka ito, everyday may program. May stage kasi kami, meron kaming kinukumbidang mga magtutugtog performer, mga dito natin. Katulad dito sa Molo Pisa, nagkunta kami dyan, yung mga music maker ng din National Department of National Defense, talagang nag-perform din. Koral, may kanya-kanya. So, ganoon na aming gano'n. So, every day naman, every hour, mayroong program. So, may assigned program sa isang oras. For example, yung ahensya nyo. Pwede kong sumayaw si April. Pwede si April sumayaw. Kumanta si Kumari Lumi. Talent yun. So, kami naman, we try to get some donation to, for example, cell phone. For example, one time sa Purdue, ang pinadala ng presidente ay si former
Commissioner Biaso. So, nagdala si Commissioner Biaso ng mga cellphone. So, aming pinalapol. So, ayun yung ano. I hope we could get PCs on Pancor to donate a lot of things so that we could also provide our visitors, yung mga site, mga nanonood doon, yung mga dumadaan doon. Every hour, pag gusto mong hapatin ng forum, meron kaming rapport. Hindi mo ba mapapopo yung mga pampubliko na nagdumadaan doon, yung mga mallgoers, kung hindi ka mag-offer ng mga... Pero kung may rapport, upo na yun doon. Upo na kala doon, iwala ka. Because we have done that. Pero ngayon, katulad dito, maniwala kayo, mag-announce kayo ng merong cellphone na pananalunan kayo sa programa ng basta ikaw, Mare. Musta ka, Mare. Mananalo kayo ng cellphone sa Kabising. Kaya, maraming tatawag sa inyo. Paano mo ba sumari dyan? Ganun lang yun. So, eventually, we will commit, Kabising will commit a donation, a raffle sa inyong programang ito. Kung sino makakasagot ng isang bagay na ganito makakasumawag lang kayo dito at magrehistro o paalam ninyo, pangalan ninyo at kung kayo ay mabunot o tandaan ninyo yung pangalan at pero kung may mga tanungan kung sino makakasagot dito, di ba? Ganun lang. No, I think you have to do that. Ginagawa na ba yun? Wala pa kayong premyo. Paano mo mapapanatili yung pakikinig sa inyo? Ito wala nakikinig sa atin. Nasa plano po yun. Hindi na ginagawa. So, I commit cellphone. Mga limang cellphone siguro, mura lang naman cellphone eh. Diba? I think it's... Si Maring Sharon. Yan ako si Maring Sharon. Okay, so magaganda pala kayo rito. So, bawat isang programa katulad niya, halimbawa, di ba? So, we will commit Kabisig eventually after we'll donate to you some cellphone, for example, na limang cellphone. So, every day ba program? No, Friday. Every Friday, once a week. So, during the June period. Ang sinisingilan lang namin, yung mga ahensya ng gobyerno, doon namin kinukuha lahat ng gastusin. So kung kaya naman ako na nakapag-commit sa inyo, pag sumala ninyo yung isina, doon ko na rin kukunin yung gambina na ito para i-connect sa inyo. Ganun yung cellphone, give and take. Nag-o-offer din po ng services yung mga government. Yeah, tulad ng believe it or not. Oh, yes. Katulad ng PAO. Legal services. Katulad ng pag-ibig. Meron sila. Katulad ng telcos. Nagbibigay sila ng ID. Doon na nila pinaprocess. Kasi yun po yung pinahaming programa. Ang dami taong-taong kami nagpo-contact ng exhibit. Nakikinig lang kayo. Hindi ninyo pinupuntahan. It's high time that people should act. Kung ano yung narinig ninyo na may magandang ganito, pumunta po kayo. Huwag po kayong mahiya. Huwag po kayong tumili magtanong. Kung hindi ninyo nakikita doon sa exhibit ang ibang ganito kahinsa, inyong sulatan, bakit hindi kayo sumasama? Pera lang bahay. Ang ginagastos po na mga ahinsa sa pagsama sa Kabisig, hindi nila pera. Pera po ng taong bayan na dapat natin at pakialaman din, para malaman din natin anong ginagawa nila. So, yun po, ako po ay nagtatampo doon sa nagsasabi na wala ho kaming pera eh. Yun hindi po may makapag-participate kasi wala kaming fund. No, it's not your fund. It is a matter, kung gusto ninyo, meron kayo. Pero kung ayaw ninyo, maraming dahilan. Ganun lang po. Itinachallenge ko po yung mga leaders, mga director, mga secretary. Ay, pag nakakausap po sila, talaga sinasabi ko. Huwag po ninyong sabihin sa amin na wala kayong pera. Matagal na po ito, hindi lang ninyo nilalagay sa budget ninyo. Kahit na gawin namin, hindi namin kayo utusan. Pwede namin kayong pakiusapan. Kung pinapakiusapan kayo ng Malacanang, ni Presidente, ini-encourage kayo sumali, bakit tayo sumali? Binibigyan kayo ng otoridad na gumastos, pwede naman yung kunin ang inyong panggastos na maliit. Maliit yan. Maliit talaga. Do not give us that reason na wala kayong budget.
Eh, tapos mababalita ng pabisir, ay, kasama pala itong director namin sa anumalan. Ano, it's a matter of decision making. You have to make the right decision. Kaya nasa sekretary ko, Loma, nagtataka. Bakit sinasabi nila wala sila pera? Eh, pwede naman nila kunin doon sa kanilang mga. Pinuhuli kung gusto nila. Yun yung sinasabi. Pag gusto, meron. Pag ayaw, maraming dahilan. So, di ba? Please, please, naman, di ba? Yun, mali. Huwag yung sisiensi ko, pare, kung sinasabi ko yung totoo. Ang nakaprograma po kami sa SMX sa June 1 to 4 dito sa National Capital Region. Depending on kung marireach po namin yung target namin, suffice to pay for the venue and rentals na iba pa, under construction, doon po kami. Pero kung depende sa number, sa mga 50, pwede namin dalhin sa mga mall. So sa mga kaya kasi doon sa mga exhibit area nila may minimal fee lang, okay, mga 20,000-50,000 a day, so makukover. Pero kung malaki na expenses at kakaunti lang sumali, eh talaga naman manonood. One time nag-plano kami last year sa PICC, napakain kami doon, nag-sponsor ang PICC para dumating mga 200 ng mga representative na dumating. Pagdating ng araw, wala pang limang ang aming So, inilipat ko. Doon namin ginawa sa Fairview. Nagbayad din kami sa Fairview, nagsali ng mga 40 ang sumali doon. Just enough to for the expenses. Eh, bakit mo, balik kami sa Maynila, for example, as chairman. So, I hope you understand also the situation ng Kabisi. Kasi, napakaliwanag naman eh. Eh, pag hindi nila naintindihan ang sinasabi ng Pangulo rito sa through the authority of the President sa kay Secretary Ochoa, ay napakaliwanag na therefore, all heads of the department and agencies, instrumentalities of the national government, including DOCs and NGOs, are hereby encouraged to extend support and participate in the export trade fair. So, subject to the ability of fund, of course, accounting. Pero do not reason out na wala kayong fund. Kasi, ito naman ay may karapatan, meron kayong otoridad. So, last year, kahit na may directive ang nakaterm nga doon eh. So, ito yung legal aspect nito. So, napakaliwanag. Ano po ating gagawin? Ha? This would be one venue for all government agencies that will feature the profiles. Yeah. Ano yung mga profiles? Siyempre, yung mga addresses nyo, yung mga history ng service facilities, ano mga service yung ginagawa niya? Ayun, kuminsan, yung DOH, pag nadumating, may dala sila mga doktor. Pupunta sila ng ano doon, medical mission. Saka, bloodletting, etc. Maraming program. Programs, ano yung mga programa ng iba't ibang ahensya? Ano mga projects, ano yung mga nagawa na? So, people should appreciate it. Di ba, maganda kayo mga empleyado ng gobyerno, pag narinig, napakaganda, di ba? Di ba, ma-appreciate, ma-ano ninyo, yung appreciation ng public. How will the public appreciate it? They do not know. Yes. Diba? It's a matter of... So, any question? Andali ko. Kuya, sandali ko. Kuya. Alis ba? Kuya, sandali ko. Andali ko. Oh, kumali. Sige. Plug muna kayo. Baka hindi kayo kumita. Hindi yan ako. Pwede. Kaya lang,
isa yung aming aking pang i-negotiate sa ICN. Kasi po, paano siya papasok dito? Wala namang pang-apo na pag pumunta kayo dito, may malintin kayo ng mura. Hindi naman yung nagkasama sa business. Pero ito, masalaman eh. Although, sila sa mga, yung sinasabi mo, kapitan, halimbawa, sabi yung business, mag-resources, meron sila mga kutlong ko. Isani kasi ang okay, partner ko dito sa program na ito. Kaya nga tataka siya, bakit hindi? PTB4 because naroon yung ano ng gobyerno. Kaya nga ako ngayon sa bahay, sabi ko sa misis ko, pagdating ng mga ganito oras, PTB4 kasi yun yung tunay na programa eh. Eh kaya lang, nagsusumbong sa akin mga PTB4. So, yung pwede nga, sige, magkino, parating pwede ko lang. Pag yung kumata po namin, Radio Vision, Radio siya na nang kita sa Then we could invite additional private sector. Depende kasi
Nung ano po, nung February, kasi sa SMX po, meron po pinipigay yung Philippine Travel and Tourist Association. Lahat po ng travel, tours, summer, beauty, airplanes. Private kasi kumikita yung mga yun. Kaya kaya-kaya na lang magpahalap. At lower price. Oh. Hindi lang po kung isang Palawan is 1,000, good for 2,000. Ito, parang travel is po. Kailangan po sa doon po kasi nakasmura yung tickets. Loka talaga magano. Pwede ka natin sila pumbilihan. Good, good that. Yun nga lang kasi, hirap ako kasi minsan, tatawag ka rin ng meeting. Alam mo, kahapon dumating mga limang po. Ang na-control sa akin, lima dam. Nagalating. So, we cannot even plan out. Sabi ko sa kanila, deadline po kayo kung hanggang kailan ang deadline. Kami deadline, hanggang April 30. So, may meeting ulit ako ng April 16. Kasi kung saan mong nabaw lang, may sige. Ayan na po. Ang meeting na yan, ang official theme song ng National Women's Month, Juana, ikaw na ang mamuna. Pagpapatuloy na po natin ang ating panayam kay Mr. Daniel Villan, ang presidente ng Kabisig Mindanao Foundation. Once again, magandang umaga po sa inyo mga kumare at maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung pwede, tumawag kayo kung kayo nakikinig. Eh, baka hindi ko pa nakikinig sa amin. Walang say-say ang aming pagdadaldala ng mga kumare sa amin dito. Kung hindi ninyo naiintindihan ang aming pinag-uusapan. Ang programang ito po ay suportahan natin kay maganda po ito sa inyong mga kumare dyan. Ano raw po ang mga numbers na pwede kayo contact? Tawagan po ninyo ako sa aking cellphone na 0922. Sulat po ninyo. Sige po, sinasay po namin. Kumuha po na kayo ng papel. 0922-862-8171. Again, 0922-862-8171 or 0998-510-9700. Kung mag-email po naman kayo sa amin ay small letter, Kabisig People's Movement. Kabisig People's Movement at yahoo.com.ph. Website. Ang website po, mapabasa po ninyo kami sa blog, Kabisig Mindanao blog, siguro may ano. Or, para makita po ninyo ano ba yung ginagawa namin, marami po kayong mapapanood dyan sa YouTube. I-type po ninyo Kabisig o pangalan po ni Mr. Daniel Guillen. Meron din po mga ibang Kabisig dyan kasi po, ginagamit na rin po niyang ibang Kabisig ang pangalan. So, kahapon po lang nakita, meron po dyan Kabisig Welfare, something like that, na ginawa nilang Kabisig Party List. Mm-hmm. Hindi ko pa po alam ito, pero akin po alamin. Ito so, sir, www.kabisigmindanao.blogspot.com. Ayan, makikita po ninyo yeah. Kung ano. So, natandaan ko na po bigla, kasi noon pong bago kumapunta dito sa research, nasa network ako, madalas sa Mindanao eh, yung Kabisig, pagka yes, nagre-request sila ng travel, nakikita ko lagi yung Kabisig. Doon niya po. I remember. Yeah. Kasi po, ang active po na nagpapatakbo nito ay ang Kabisig Mindanao Foundation. So, ang Kabisig People's Movement po, meron po yung batas. Yung Kabisig People's Movement, meron po yung proclamation ng dating Pangulong Aquino, yung late President Aquino. Ipinroklama po itong programang ito under Proclamation Number 615 noong 1990. Mm. So, ang order po is to facilitate, coordinate, and monitor the implementation of government programs and projects, as well as to provide linkages between and among the private sector groups and the government agencies and instrumentalities. Mm. Ito po yung batas na sinusunod namin. Mm-hmm. Ang nagpapatupad po sa programa ng pag-exhibit, yun pong Kabisig Mindanao Foundation. Kasi po, ito po ay walang, itong Kabisig People's Movement, wala po itong, para po itong kautusan na wala pong funding. So, siguro naman, kung napapakinggan ako ng ating Pangulong Aquino, ay baka sa susunod ay mabigyan na next year, bago umalis ang kanyang administrasyon, ay mawisikan kami ng budget. Ay, magpapasalamat para tuloy-tuloy namin ay patulad, maipatupad ito kahit na wala po kaming suporta sa ano. So,
isang dahilan ko lamang dito ay ang budget. Kasi kung meron, eh madali lamang magkura. Mr. Daniel Guillen, ngayon po ay Women's Month. So sa ito pong exhibits na to sa iba-ibang lugar, meron po bang mga programa na would cater to women? Meron kami sa Mindanao, sa March 23 to 26 sa Davao. At for region 4, region 11. At yan ay nasa Davao, sa SM, Davao City. Puro SM. Puro SM kasi naging partner namin ang SM sa Pulpanoon. So, sometimes they reduce the cost down to 30-40%. So, malaking sometimes pagka pinalad kami at nililibre naman kami kung nakikita nila na talaga namang maliit lang, kakaunti lang yung nagpa-participate. So, we cannot generate fund also. And we have some partners dito, yung katulad ng Grand Order, UP Grand Order of the Eagles Alumni Association ng UP, and every year they are beneficiaries of this. And then, right now, I am also the president of the Green Meadow Senior Pinoy Association Incorporated in Davao. So, we give them a little, mga senior. As I'm already senior. Among all the other seniors. So, I'm stronger than others. So, and then we have also the JC's International Davao Central Davao Chapter. So, these are all the young group, the old group, and the middle group. So, yun mga tumutulong din sa amin. So, ano pong dadawin dito sa March 22 to 26? Ganon din, exhibits din. Pero sabi niya po more on women and concentrate. May mga, ang ginagawa namin, of course, yung mga sa women, may medical mission. Pukunta kami ng mga medical mission. So, ang problema, yung ating pag-uusap nito, hindi naman naririnig sa Mindanao. Papasa natin ang ating... ang ating para marinig kayo sa... And next time po, invitan namin kayo sa Radyo Nobari. Doon naman. Meron naman doon tinig na kababaing. Ayun, yun ang at aking anyayaan. Baka makataon na rin si Kumari ninyo, yung aking misis. Ayun, magaling yun mag-ano kasi naging dean yun, professor sa UP. So, she's a professor in English at saka sa humanities. So, she could expand more. Actually, she's my secret writer. Wow! So, I could send you my story about what transpired yung mga ano. Later on siguro, tuming just give me your email. So, yun, may interested po sa amin. Sa programa ito, you just call us, call my number. I am Chairman Daniel Guillen at makakaasa po kayo na aming asabot na aming makakaya na makatulong doon sa mga nakakapagalig dito. At pinapangako po naman ng Kabisig doon po dito sa Metro Manila na abot na programa ng Musta Kamari, ay meron kayong cellphone na papanalunan dito. Kung tumawag po kayo sa mga tanong niyo at masagot ninyo yung mga tanong later on, we will come up with some questions and then we'll provide them cellphone. One cellphone every week doon sa mga mananalo siguro. I think that's one way of inviting people to listen to you para continuous. Ang naman nagdadaldala tayo dito, kayo dito, hindi wala nakikinig dito. So sir, naman po. So, sir, kung meron pong opisina hindi pa nag-join ang inyong fair, ano pong gagawin nila? Well, it's simple. Just read the memorandum circular 73-75. I think the Office of the President has already sent this memo. Okay. Alam ko lahat ng opisina pinapadalhan. Ngayon, so... Yung iba lang, siguro, ayaw pa sa akin. O ayaw buksan. Ayaw i-download o ayaw talaga. May deadline po. Deadline po kami dito sa Mindanao, sa Davao, at dito sa Manila, sa NCR. That will be on April. Ayun, so, April. There will be a meeting sa April 16. April 16. We will notify through letters, invitation letters within next week kung saan ang venue. Usually, we conduct meetings sa UP. Diliman, sa ang bahay ng alumni, doon po kami nag-meeting. Kahapon po namin. Doon po kami kahapon. At inanyayaan po namin kayo. At kung kayo po naman nabasa ninyo sa dyaryo o sa television, naririnig ninyo, inyo pong pasilan ang Kabisig Philippine Government Expo. Ito'y atin. Pera po ninyo ang ginagastos natin dito. Hindi po sariling
ano, kundi kami po lamang ay naging tulay para ipatupad ang matagal ng mga programa. Mm-hmm. Eh, hindi po naging ningas kugot ng kabisig sa Mindanao. So, tuloy-tuloy po ang aming, kung wala akong budget, hindi po pwedeng wala, basta tuloy-tuloy. So, huwag po tayong maniniwala na walang budget ang bawat opisina. Meron po. Baka eh, hindi lang, baka naibubursa lang ng iba, kaya para huwag may bursa, eh, kailangan sumali. Ito po sa fair na to, meron din mga pagtitinda, selling? Mga yeah, we expect some selling sa SMX, hopefully. We'll try to invite private sector. But the most important thing ay ang mga iba't ibang ahensya ng gobyerno. Now, depending kung, kasi kung 10, 20 lang subali sa SMX, hindi ako matutulog sa SMX. At wala akong pambahay. So, but anyway, by April, we will already determine kung matutuloy sa SMX. But just the same, we're planning kasi iba naman yung tuloy-tuloy na plan. May plan B kayo? Yeah, meron na. Always, we have always plan B. So, meron pa kayong tanong? Sir, nangyayari namin kayo sa Davao, araw ng Davao sa Marso, March 16. Wow, March 16. August ay Kadayawan. Hindi ko po kinakong, alam nyo, nabasa ko lang ito, meron pong kandidato sa pagka-presidente yung magagaling sa Maynila. Pero meron pong, sa Mindanao, meron pong pinakamagaling. Alam na po ninyo, hindi ko na po tutukuyin. Baka sabihin ninyo, hindi po kami nalang napalitan. Huwag po ninyo suruhin. Pinakalam namin sa Mindanao, meron po isang magaling. Kung may magaling dito, may pinakamagaling sa Mindanao. Maraming salamat at magandang umarap po sa inyo. Ay, sir! Sir, ito pala. Sa Bustamante. Sir, meron po na kayo dito. Naging, nasama pala kayo sa DCXRP Radio ng Bayan noong, ano, nag-programa. Ay, yes, may programa po kami doon. 1998. Yes. Kabisig ko na yan sa iba ko rin. Yan po yung... Kaya parang maganda po business, sir. Kaya nga, kukunin ako dito. Kahit na once a month lang. Oh, guesting, oh. Pwede man akong magkamero ng programa. Tapos, sir, yung gadala nyo na yung mga cellphone. As committed, siyempre, doon sa participation ng opisina. Dapat na-participate muna kami. Okay, so, ano pa yung mga tanong? Wala na. Wala pa po sa ngayon. Pero sir, sana hindi ito ang last time na makikita namin. Ah, sige lang. Every year, pag-amin, every month. Kung nalito ako, just give me a call sa April. Bago mag-program ng meeting siguro, I would love to be interviewed just to let the public know about the program. Saan po kayo tumuturoy dito? Meron po akong anak dito. Consultant po ng German at saka ng DOTC. Siya po ay PhD sa... transport studies. So, meron siyang kondo dyan. At pinipilit ako dyan pa ako palagi sa kanya pag ako'y naririto. Meron po naman akong isang junior ko na rin po sa Paranaque na sa ano naman ang trabaho na sa AIG. So, may bahay po naman siya dyan. Kala po, pagka may event po, lagi kayo dito. Tulog. Ang tanda po, kung wala, kung sa ano, hotel, pwede man, may mga nag-sponsor. But most often, ayaw kong ano naman ako kasi honestly, I was diagnosed to have 5 arteries plugged in 2012. Nung mag-pangigram ako ng Philippine Heart Center, sabi ko, ayaw ko magpa-bypass. So, hindi po ako magpa-bypass. Honestly, ang nakapagaling po sa akin, isi-share ko na rin po sa inyo. Yung pong homeopathy therapy, German therapy, meron po dito yata sa Pasay o sa dito sa may Alabang. Ano lang yun? Yun ang naka-open up ng aking mga ano. So, mga arteries. So, for the last, may proseso sila. Magpa-consult ko eh, 500 na yata consultation eh. Tapos, 2,500 yata per session yung parang IV. So, hopefully, I think that helped me. And that's the reason why I'm also promoting the product of homeopathy therapy. So, yun po. Sumasali rin sila sa exhibit. Kasi kinukumbita pa yung mga inventors natin. Okay. Yan ang inventors. Ay, may pagkakita po ako sa inventors. Ayan! Every year, sumasali sila kahit sa kada the last October, last sa Clark, naroon sila. So, naroon mga produktong Pilipino na dapat maroon natin. Because that's part of it. Yes.
And we are giving them actually 50% discount from yung mga sikit sila kasi mga private, wala naman sila naman. Yung mga agency, may pera naman talaga eh. May pagkukunan, depende nga lang kung okay sa mga director o sa... Eh kung minsan kasi yung mga ibang director, tamad eh. Ito lang, ayaw. Eh kasi ayaw kumilos, ayaw. Ayaw pa. So, I have to be honest, kasi mayroon mga director na iba ang tinitingnan, iba ang pinagagamitan ng pera, na pwede naman nila gamitin sa tama. Diba? I mean, hindi ko naman nila lahat, pero mas marami ang mahuhusay ng mga empleyado ng gobyerno na hindi nalalaman ng Pilipino. So, kaya pumunta na kayo dun sa Pilipino. Kaya kayo sumali na sa Kabisig. At kayo naman, mga nakikinig, pakinig po kayo. Palagi po ninyong buksan ang dzrm. Dito po sa Mustang Umare. Umare. Tuwing Friday. Huwag po ninyong kaligtaan. At tumawag po kayo dito. Anong number ninyo dito? Para paano sila? 4535-0102. 4535-0102. Yan, tandaan po ninyo. Tumawag po kayo dito. Hanapin ko ninyo sila at tanong ninyo ako. Check po sa cellphone. Sir, last message po sa ating mga listeners. Good morning again at maraming salamat sa inyong pakikinig. Huwag po kayong magtubiling palaging buksan ang inyong radyo sa dzrm. Patuloy po ninyong subaybayan ang mga balita, ang magaganda. At palagi po kayong gumawa ng maganda sa inyong kapwa. Huwag po ninyo itakwilan yung mga lola. Sabi niyo na ating papa, ang alagaan po natin, immortal sin po yung pinapabayaan ng kanilang mga magulang. Kaya kailangan kayong mga, lalo na mga kumare, alagaan lang ninyo mga kumpare ninyo. At sa pinigilan, kailangan nakabihis kayo palagi, sexy kayo palagi, para mas maganda ang inyong araw at gabi. Yun po lamang at magandang umaga po muli sa inyo. Sino man pong magkumbida sa akin para magsalita, sharing, I can share, just give me a call or tawagan po ninyo mga kumarinisyon dito. Kung saan ako makokontak, I will come and visit you. Wow. Once again, thank you very much. Maraming po salamat sa Mr. Daniel Guillen, ang Pangulo ng Kabisig Mindanao Foundation. Maraming salamat po. And good luck to your project. Salamat po. Okay, nice meeting you people. Okay, thank you po. Okay, mag-lunch muna tayo. Can I invite you for lunch? Ha? Ako lang pa lang sa inyo ito. Ah, hindi ako nasundong. Ano po? Sir, ano po? Sa inyo po, sir! Research 9203936. Ano magkano ba? Nakalayo siya. Sana siya ka? Hindi. Ganda na mga pagkakalang. Bakit masyado magbabay? Ano magbabayan tayo? Kami lang na sa tita. Kulang na sa tita? Pwede ba? Pwede ba? Oh, sige. Kaso 3.15 pa ito. Kaya pa? Okay na? Kahit hindi niya. Oh, sige, maganda lang tayo. Ay, ibitahin mo sa papel sa linggo. Ayan. Oh, sige na. Sige yung kapag-anak ko, kapatid ko kumanta ng pamiling niya. Say bye-bye! Sino yan? Kapatid. Ano yung nila yan? Babae ka. Oh, inibita mo yung Steve yan. Kumagamit na siya ng Steve. Ay, kanina na lang yun. Ay, iniwanan niya yung po. Babae ka. Oh, di ka ng kusina. Di pa, magkailan lang yung
plug mo na lang. Oh, plug na lang yung dito. Tapos yung sa linggo. Yung sa linggo. Oh, just play mo yung music mo. Ha? Play mo yung music. Play mo yung music. Music. Mahaba. Jesse J. Ah. Kanina ko. Selena. Oh, March. Yan po ang awiting babae ka ng Something Special, second generation ng New Minstrels. Sa linggo po ay International Women's Day at ano po ang ating mga activities? Yan, huwag niyo pong kakalimutan na po pwede po kayong mag-walk-in dyan po si gaganapin parade. Opening or kick-off activity ng National Women's Month. Yan po ay March 8. Yan po ay sa linggo. Alas 6 ng umaga. At interagency po yan. At siyempre mayroong delegation ng ating opisina. Interagency, ano po yan, activity. Lahat po ng mga government offices, NGOs, private kung ano po ay pwede din pong umaten ang mga private companies. At yan po ay sa Quezon Memorial Circle. Magkakaroon po dyan ng street dance. Ay, yan. Sasali tayo dyan. Street dance para po Zumba. Kaya punta lang po kayo dyan kasama po na inyong mga pamilya. Alas 6 ng umaga hanggang alas 8 umaga. At sa atin naman po. Mamaya po, alas 11, as usual, ang Tinig ng Kababaihan sa DZRM 738. At ang ating guest ay mula sa PCW. Siyempre, dahil Women's Month ngayon. Women's Month ngayon. At siyempre, 12 to 1 naman po, dyan din po sa DZRB. Lagi na. Huwag niyong kalilimutan ng ating maring Sharon, ang isa sa mga co-hosts. Yes. At yan lang, pag-usapan pa rin ang Women's Month. Ah, Women's. Tapos na pala yung love. Tapos na pala yung February kasi mag-aaway ang mga babae. Ano naman, battle of the sexes. Battle of the sexes. No. Marami pong salamat sa ating mga nakasama sa ating technical side. Ang napakasipag na si Kuya June, at saka si Warren, at sa ating pong Marulas transmitter. At syempre, sa ngalan po ng aming GAD, chairperson, PBS GAD, yan po ay si Ma'am Baby Aguto at siya po ang aming director ng PBS, si Sir Tito Cruz, and ating deputy director, Ma Rodriguez. Ayan po. Tayo po yung nagpapaalam na para po next week's, abangan nyo ang aming episode ulit. Ito po si Maring Louie. Ako naman po si Sharon Enriquez. Ako naman po si Maring Beth Reyes. At naroon po si Maring April, nasa may pintuan. Ito po ang inyong programang Musta ka, Mare! Musta ka, Mare! Suma sa inyo, alas 10 pa na alas 11 na umaga, uming Viernes, dito sa DZRM. Pwede pang musta ka, Mare! Pwede pang ito lang kami parati? Apo! Ayun doon. Online streaming ba yun? YouTube. Ayun doon. Pati yung sa partner ko. Kasi naka-online. Hindi. Kahit ako. Mapapasta lang. Sa YouTube. Yun yung live stream ngayon. Hindi. Alam mo kami sinasin na kwentuhan lang ako kami. Hindi. Si Kuya naman. Pero, ako din sinabi mo. Kahit itong usapan natin. Marinig mo na yun? Hello! Pero hindi nire-record. Ano ba YouTube? Pero hindi naka-record. Naka-record. Ha? Sun, the 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 s
PBS. Puso at isipan, pag-aba mo, konektado ka. Sabay-sabay natin dahil ang talagyan. Mag-isa lang konektado ka. Hindi pa lang, hindi kami parating nakasapag-aing ang sulat ng dito. Pinoy, konektado ka. Ingis namin ang tingin-tingin. Unang magandang ingis eh. Hindi yung isang talap, isang sab. Isang dalawang ganado, ganado pang sarap-sarap. DZRM time is a minute after 11. Good morning! Magandang umaga! Ngayon po ay araw ng Friday para sa ating Friday OPM. Ngayong ika-anim sa buwan ng Marso taong 2015. Para sa ating website address, www.pbs.gov.ph. Tapos double-click lang po ang DZRM. Para naman sa ating email ad, radiomagazine@yahoo.com at dzrmradiomagazine@gmail.com. Kasama naman natin sa ating technical side si Mr. June Ignacio at sa ating transmitter si na Ronald Marcy Jerry at Johnard. At sa pagsisimula po ng ating Friday OPM. Ko lamang ang pinili mo, hindi ko
Maria, kung nasan ka, wala bang tayo ko, communication, maghihintay sa'yo, buong magamag, dahil ikaw ang buhay ko. Kung inaakala mo ang pag-ibig ko'y mababago, itagal mo sa mato. Tumaan man ang maraming Pasko, kahit na di mo nabutan sa akin, kahit na di mo na tunay, ikaw pa rin ang buhay ko. Let me
Sambayanan ng ika-apat na pong araw ng kamatayan ng 44 na miyembro ng Philippine Special Action Force sa mamasapan operation ng 25 ng Enero. Ayon kay Communications Secretary Sani Coloma, ang palasyo ay nakikisa sa mamamayan sa pag-alala at panalangin para sa kapayapaan ng mga yumaumsap na first. Nitong Miyerkules, sinabi ni Coloma na nakipagpulong ang Pangulo sa miyembro ng SAF sa ilalim ng pamumuno ngayon ni Chief Superintendent Mauro Virgilio Lasso. At sa loob ng 3 oras, sinabi ni Coloma na nagkaroon sila ng malayang talakayan, palitan ng obserbasyon at mga panukala. Ayon kay Coloma, patuloy na nakikipag-ugnayan ang pamahalaan sa pamilya ng 44 na nasawing SAF members para matiyak na makakamit nila ang mga beneficyong inilaan ng batas para sa kanila. DZRM Info Bulletin. Ipinagdiriwang bawat taon ng pandaigdigang selebrasyon ng Araw ng Mga Kababaihan o International Women's Day na ginaganap tuwing ika-8 ng Marso. Ang pagdaraos na ito ay kinikilala sa halos lahat ng bansa na may layuning ipagbunyi ang kababaihan, sila man ay nahahati dahil sa kanilang pagkakaiba ng wika, kultura o antas ng pamumuhay. Ipinagmamalaki din ang selebrasyon na ito ang ilang dekadang pagsusumikap ng mga kababaihan na makamit ang pagkakapanday-bantay, katarungan, kapayapaan at paglilinang, gayon din ang pag-asam na magkaroon ng bahagi ng lipunan at pantay na pagkilala at pagtanggap tulad ng sa mga kalalakihan. Ipinaparating din ng IWD ang samot-saring kwento na ipagmamalaki ng pagmarcha sa Versailles ng mga Parisian women para matamo ang kalayaan, pagkakapantay-pantay at kapatiran noong unang panahon. Ganon din ang mga patutuo ng mga kababaihan sa iba't ibang bahagi ng mundo para maipaglaban at panatilihin ang karapatan ng mga babae. Pagkakataon din ito ayon sa IWD ang makilala at ipagbunyi sa buong mundo ang mga tagumpay ng mga kababaihan sa larangan ng ekonomiya, politika at pamayanan.
tinatawagan ng pansin ng mga magulang or sino mang kamag-anakan ng batang pinangalan ng Romy Po. Tinatayang may dalawang taong gulang na makapag-ugnayan sa lalong madaling panahon kina Miss Leia Corduvales o Miss Jennifer Rose Mateo, social workers ng Fertility Foundation Incorporated. Babies and Toddler Home na matatagpuan sa number 7, Sunrise Street, La Paz Village, Makati City, or tumawag sa telepono bilang 890-8786 at 895-5260, local 103. Ang nasabing bata ay natagpuan noong 28 na Oktubre taong 2014 sa Barangay 306, Zone 30, District 3, Quiapo, Manila, sa isang parking attendant na umiiyak. Siya ay dinala sa barangay hall ng nasabing lugar at kinagabihan siya ay turned over sa Reception and Action Center, Manila for proper case disposition. At noong November 17, 2014, ang bata ay inirefer sa Verlani Foundation Incorporated for further case management. Maaari pa rin makahawa ang mga taong gumaling na sa Ebola virus disease dahil taglay pa nila ang virus sa kanilang dugo at body secretions tulad ng daway, dugo, ihik, dumi, pinagsukahan at similya. Sa direktang contact sa body fluids ng mga may sakit nito, nagkakahawaan ng mga tao. Ang health workers at mga miyembro ng pamilyang nag-aalaga sa may sakit ay nakalantad dito kung sila ay walang proteksyon tulad ng gloves, mask at protective clothing. Isang paalala mula sa PBS Research Division at nagpipilang ito. Ito ang dzrm 1278 Radyo Magazine. Ikaw ay espiritu na may katawang tao. DZRM Radio Magazine. Congratulations and DZRM Radio Magazine. Congratulations and thank you. Your GIS, General Information Station, is your wise alternative. 1278 DZRM Radio Magazine. DZRM time is 19 minutes after 11. Balikan natin ang pahina ng ating kasaysayan noong ika-anim ng Marso taong 2008. Inihayag ng Haring Felipe III ang isang kautusan na tumitigil sa mga pang-aabuso ng mga Kastila sa Kapuluan. Ipinagbawal din ang pangangalap ng mga tauhan kapag panahon ng anihan at pagtatanim. Ang pahina ng ating kasaysayan noong ika-anim ng Marso taong 2008. Marinela sa Radyo Magazine.
Friday, 4 p.m. Original Filipino music. Ipalabas na ngayong araw ng PNP Board of Inquiry ang report na naging resulta ng kanilang investigasyon sa mga masapana operasyon na ikinasawi ng 44 na miyembro ng PNP Elite Action Force. Sinabi ni DILG Secretary Mar Rojas na kung kakailanganin malinis pa sa typographical errors ang report, baka Lunes na ilabas ang resulta ng pagsisiyasat.
kumpiyansa umano siya na ang resulta ng investigasyon ng DOI ay makatotohanan at napapanahon. Nakausap niya si Director Benjamin Magalang, Chairman ng DOI, at sinabing inilahad sa kanilang report ang pangalan ng mga dapat managot sa naturang insidente. Nagmukhahi rin siya na tugunin ng report ang mga katanungan sa isip ng publiko tulad ng isyu ng kahandaan sa ginawang operasyon, kasapatan ng mga armas at kagamitan ng PNP SAF at sagot sa katanungan kung mayroong preparasyon sa kaligtasan ng PNP SAF at kung sangkot ang Amerika sa ginawang operasyon. Tuwing sumasapit po ang ikawalo ng Marso, nakilala bilang buwan ng mga kababaihan o Women's Month. Iba't ibang organisasyon ang naghahanda at nakikilahok para bigyang halaga ang papel ng mga kababaihan sa bansa. Gayun din ang kaakibat na suliranin na patuloy na nararanasan ng mga kababaihan, maging bata man o matanda. Iba't ibang aktibidad sa mga lalawigan, lunsod at bayan sa buong Pilipinas ang ginagawang pagdiriwang para bigyang halaga ang kababaihan. Binibigyan din ito, diin ito ang mga nagtatrabahong kababaihan lalo po sa loob at labas ng bansa at ang hindi makatarungang pananamantala sa kanilang mga pinagtatrabahuhan tulad ng increase in child labor at forced labor. Ang ibang organisasyon naman ay nagkakaroon ng mga programa na may kinalaman sa Violence Against Women and Children o VAWC. At sa kasalukuyan po, ipinagdiriwang ang International Women's Day sa mga bansa kabilang ang Angola, Armenia, Belarus, Burkina Faso, Cambodia, China, Croatia, Cuba, Kazakhstan, Laos, Madagascar, Moldova, Mongolia, Montenegro, Nepal, Poland, Russia, Serbia, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Uzbekistan, Vietnam, at Zambia. Ipinagdiriwang ang nasabing okasyon na tulad po ng pagdiriwang ng Araw ng Mga Puso o Araw ng Mga Ina. Ayan, sa Sunday po yan, March 8. International Women's Day. Tinatawagan ng pansin si Arlene Valenzuela, nanay ng batang pinangalan ng Winter Valenzuela na ipinanganak sa ospital ng Parañaque. Noong November 11, 2014, ang nasabing nanay ay nakalabas ng ospital noong November 13, 2014 at simula noon, hindi na siya bumalik pa para makuha ang anak niya. Ayon sa nabanggit na address ng nanay, siya ay may kamag-anak sa Santos Compound, Cainito, Barangay Santo Niño, Parañaque City. Subalit ayon naman sa pagsisiyasat ng barangay, walang nakakakilala kay Arlene Valenzuela. Ang batang pinangalan ng Winter Valenzuela ay inilipat ng Medical Social Services sa GHI noong December 11, 2014. Kung sino man po ang nakakakilala kay Arlene Valenzuela o sino man kamag-anakan, mangyari lamang na makipag-ugnayan kay Lynette Magay Gonzalez o Jennifer Vasconcelio, social workers ng Gentle Hands Incorporated, or tumawag sa telepono bilang 913-5540. Paano mo na ng voter registration? Kaya kung ikaw ay 18 taong gulang na at hindi pa rehistrado, magparehistra na. Kung kaya naman ay rehistradong botane na, ngunit wala o di kumpleto ang biometric data o picture, signature at fingerprints and registration records,
kailangan niyo magpakuha ng biometrics o magpa-validate para na maboto sa darating na eleksyon. Magdala ng valid ID at personal na pumunta sa opisina ng election officers sa inyong lugar o sa mga satellite registrations sa inyong barangay. O si Chairman Brigantes, nakikiusap ko sa inyo magparehistro na kayo ngayon o rin ang antayin yung mahabang pila. Andahan niyo, no bio, no voto. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng election officers sa inyong lugar o mag-log on sa www.comelec.gov.ph. Your day, your night. Simulan ang umaga na may 1278 DZRM Radio Magazine. Sa pagtapo ng araw mo, sigurado ka kasabay mo. 1278 DZRM Radio Magazine. Pagdating ng hapon, unload muna. Relax. 1278 DZRM Radio Magazine. Kumain ka na ba? Lights on. 1278 DZRM Radio Magazine. Pagsabi ng gabi. Dapat inspirado ka pa. 1278 DZRM Radio Magazine. Kapansin-pansin ba? Your day, your night. DZRM Radio Magazine. DZRM time is 32 minutes after 11. Office of Senior Citizens Affairs o OSCA. Sa ilalim daw ng Rule 3 ng Implementing Rules and Regulation ng Republic Act 9994 o ang Senior Citizen Act ng 2010, maaaring magpakita ng ibang ID ang senior citizen tulad ng Voters ID, SSS o GSIS ID, PRC card, Postal ID at iba pang ID na inisyo ng gobyerno. Nakasaad dito ang edad ng cardholder at birthday na magpapatunay na siya ay 60 years old. Batas daw umano ito na dapat sundin dahil nanggaling mismo sa Korte Suprema ang utos para sa pagdiskwento ng mga senior citizen. April Villanueva, PBS Research Division. Marinela, Marinela, Salvaggio Magazine. Musikerong Pinoy noon, ngayon, at bukas pa. Walang kupas talaga sa pagkanta. Kanta na, musikerong Pinoy. Thank you.
Maaari na umanong maibalik si Senator Juan Ponce Enriquez sa Philippine National Police Custodial Center sa Camp Crame sa sandaling mailabas na siya sa Makati Medical Center sa loob ng isang linggo. Ayon kay Jack Enriquez, anak ni Senator Juan Ponce Enriquez, ayon sa doktor ng kanyang ama, 50% ng nabawasan ang impeksyon ng senador dahil sa pulmonya.
sa kabila ng mga panukalang ipailalim si Senator Enrile sa house arrest. Sinabi ni Jack na nais ng kanyang ama na ibalik siya sa PNP Custodial Center. Ayaw daw ng kanyang ama sa house arrest, kundi hintayin ang paglilitis sa kanyang kaso sa Police Custodial Center sa Camp Crame. Nanguna ang Pilipinas sa buong Asya sa pang-apat sa 80 bansa na may pinakamataas na antas ng mga babae may senior at middle management positions sa nakaraang 20 taon. Batay sa Women in Business and Management, Gaining Momentum, isang pag-aaral na isinagawa ng Bureau for Employers Activities na International Labor Organization o ILO. Ang Pilipinas na may 47.6% ang natatanging bansa sa Asia na kasama sa top 10 sa buong mundo. Nanguna ang Jamaica na may 59.3%. Ang isa pang Asian country na mataas ang antas ay ang Mongolia na nasa 17. Nakita rin sa pag-aaral na ang mga developing regions ay may mas malaking posibilidad na magkaroon ng maraming women executives at managers dahil mas marami sa kanila ang nakakaabot sa mataas na posisyon ng mga lokal na kumpanya kaysa multinational o large listed corporations. Tinukoy rin sa pag-aaral ang mahalagang bahagi ng kababaihan sa larangan ng pagtatrabaho. At sa nakaraang 20 taon, nababawasan na ang mga kumpanyang may mga board na pawang kalalakihan. Pinapangasiwaan na din ang mga babae ang mahigit 30% ng negosyo sa buong daigdig sa micro at small enterprises. Kung malalaking kumpanya naman ang pag-uusapan, may 5% lamang ng chief executive officers ay babae. Ipinakita rin ang pag-aaral na karamihan po sa mga women managers ay nasa larangan ng communications, public relations, human resources, finance, and administration. Tinatawagan naman ang pansin ng mga magulang o kamag-anak ng sanggol na pinangalanang si Chichay Liceo na mangyaring makipag-ugnayan lamang sa lalong madaling panahon sa Parenting Foundation of the Philippines Incorporated o tumawag sa telepono bilang 659-0340 at hanapin si Aline Verdan, social worker. Si Chichay ay tinatayang bagong panganak pa lamang nang matagpuan ni Annalyn Malikad na nakalagay sa bag sa loob ng Liceo de Kalawan High School dahong alas 6 ng umaga noong August 29, 2013. Noong ding araw na matagpuan ng sanggol ay ipinagbigay alam agad at pinablatter sa Kalawan Police Station at kinalaunan dinala sa Rural Health Center ng Kalawan. Ang bata ay kasalukuyan nasa pangangalaga ng Parenting Foundation of the Philippines Incorporated. Segmento maghahatid sa inyo ng kultura, tradisyon at kaugalian ng lahing Pilipino dito sa dzrm 1278. Pinoy ako! Hatid sa inyo ni Mother Lilia Tolentino. Pinoy ako! Pinoy! Pinoy! Ang pananampalataya at pag-ibig sa Diyos ay itinuturo na sentro ng buhay at aktibidad ng mga Pilipino na kilala sa pagiging madasalin, may takot at pagmamahal sa dakilang lumikha anuman ang minamimilangan nilang reliyon. May umiiral na kalayaan sa pananampalataya sa bansa, subalit nakararami ang bilang ng populasyon, naka-6 na simbahang katoliko.
sa pagtaya noon pang 1989, umaabot sa 82% ng populasyon ng Pilipinas ay nabibilang sa Romano-Katoliko na unang ipinagdala sa bansa ng mga Katila. Kaya naman hindi ka takataka kung bakit umabot sa 6 na milyong Pilipino ang dumalo sa misang dinanap ni Pope Francis Araneta, bukod pa sa mga taong sumusubaybay sa kanyang lahat na aktibidad sa pamamagitan ng telebisyon dahil sila ay nasa malalayong mga lalawigan. Hanga ang mundo sa init ng pagtanggap at pagmamahal ng mga Pilipino sa Santo Papa sa kabila ng ulan at sama ng panahon nung narito ang Papa mula Enero 15 hanggang 19. Hindi natakot ang mga Pinoy na magkasakit nang lumabas sila at pumila sa tabi ng lansangan para mag-abang sa motorcade ng Papa para lang siya mahilayan at maipakita nila malakas at matatag ang kanilang pananampalataya na hindi sila pababayaan ang dapuan ng sakit ng Diyos na kinakatawa ng pinili niyang leader ng simbahang Katoliko. Ganyan ang tibay ng paniniwala ng mga Pilipino sa dakilang lumikha na ang mga aral ang nasisilbi nilang gabay sa pagtahak sa talang pamumuhay. Ang pagiging religyoso ng mga Pilipino ay sinisimbolo ng maraming mga simbahan ay tinatag na pinutungtahan ng mga miyembro ng religyong kinaaniba nila para manalangin, papurihin ang Diyos at humilin ng mga biyaya. Ang mga tradisyon at nakamulatang kultura ng mga Pinoy ay umiikot sa pananampalataya nila sa Diyos. Hindi nga ba't ang mga pistang bayan ay kahiliwang ay pagsasaya at pasasalamat sa magandang aning pananim na kaloob ng Diyos, kundi man ay paghulita sa kaaluan ng Patrong Santo ng kanilang lokalidad na pinaniniwala ang tumutulong sa mga tao para iparating sa Diyos ang kanilang mga hinain. Ang pagdiriwang ng Pasko ay ito'y pagpagulita ng pagsilang sa mundo ng anak ng Diyos na nagkatawang tao para iligtas ang tao sa sala. At ang Simana Santa naman ay para gulitain ang hirap na dinanas ng Panginoong Hesukristo na tumako sa cross at mamatay sa pagtuos ng ating mga kasalanan. Ano pa't hindi lamang sa pagsisimba para makinig ng minsan pinakikita ng mga Pinoy ang kanilang pananampalataya. Ang pagdarima nila sa wastong pamumuhay, pagtulong sa kapwa, pagkakaloob ng kalinga sa mga nangangailangan, pangangalaga sa mga may sakit, respeto sa mga magulang at nakatatanda. Ang lahat na ito ay tanda ng matatag na paniniwala ng mga Pinoy sa dakilang lumika. Kahit anuman ang matinding problema ang pinakaharap ng mga Pilipino, tiwala silang malulutas ito sa tulong at awa ng Panginoong lumika. Tulay na natatami ang tiwala at pag-ibig ng mga Pinoy sa Diyos, kaya dalawin man sila ng bagyo at iba pang kalamidad, tiwala silang makakabangon sila sa naging epekto ng mga kalamidad na ito at bibihisin sila ng Panginoon mula sa kanyang sandakang kasawian